Talk RMN. Oras sa DYHP, RMN Cebu, alas 6:11. That time check was brought to you by New Joy Quincenas Pack. Two times sa dami ang nahuhugasan kesa paste, kaya apat quincenas. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Dito Mobile Prepaid. Todo na sa Dito Mobile. Get the Dito SIM Starter Pack for only 39 pesos SRP. This time check is brought to you by Rigzona. Unstoppable protection for the unstoppable you. This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by hashtag MacReunion na with my one and only Lady's Choice Mayo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by San Miguel Animal Healthcare V-Line. This time check is brought to you by Basta Surf Barata with Fabgon. Todo bula, todo linis, based on lab test, mud on polyester. Bili na! Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Non in imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. May kalamay buntag. Kumusta? Welcome sa panag-uban sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ubos kalagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. May pa na makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules ug pitsa 22 na. Buwan mga higala sa Nobyembre tuig 2023. Straight to the point. Sa Gyapon at tagpagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilamang Gyapon mga higala sa atong paguban-uban, sa atong tulumanon o inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na may iskutanan karong nga buntaga mga kahigalaan, mga mupasada nga jeepney sa Sugbo karon na maibanan karong adlawa, gumikan sa transport strike nga pasiugdahan sa grupong piston. Straight to the point. At ang pagtagad lubutaga mga higala sa batuman usab sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Maka apiktar bagyo kaha or dili ra makapiktar. Ining grabing traffic may gala sa Osminya Boulevard por bida. Gumikan ani gihimo may gala nga BRT project. Okay lang ni kay makasulbad man kaha kini sa trapiko ini gahuman. Pero hinaot pa ang mapaspasan pud ni gihimo mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Ang target nga mahuman kini Disyembre ambot matinuod ba kaha in town. Ato lang ni sundan mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Si Mayor Mikey Rama matod pa mo padali sa trabaho nining Cebu Bus Rapid Transit nga mulangkob sa pagdemolish sa duha ka mga skywalk diha sa may Osminya Boulevard. Straight to the point. Demolish gyud gumikan kay maapektaran man mahigala sa katukuran ining nga BRT. Straight to the point. Samtang sa laing bahay na ibabay nga handler o paluwagan ang gipusil sa nagmotorsiklo nga gunman dito sa Barangay Tuyom, Dakbayan sa Karkar. Straight to the point. Yung mga paluwagan-paluwagan ron, doon na po'y daghan mahigal lang mga reklamo ano yung mga higala. Huwag paluwagan gani, pagsaligay lang mo din ha, o niya, pag tinudanay mo, dili kay mo daga ng uban sa diha, ha? Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, mahigala duha ka mga Koreano ang nadakpan sa NBI dito sa Mactan, gumikan sa pagpasiugda o live streaming. Live mga higala sa pagpakikilawas. Ato lang yung agi katawa-katawa mga kahigalaan kaya nagtuo siguro di masakspan. Nagpa-live-live pa mga higala nga makighilawas mga kaigsunan niya mga minor de edad para ba'y gipanggamit? Ipang suhulan lang mga higala?
straight to the point. Dali na po daw na high-low kwarta, mga kaigsunan ni mga babayhana. Labi na mga minor de edad, mga sukin, tigpaminaw. Karubutaga, tagatarig, pagtagad, sumadubano, sab, sa atong tulumanon, inyo nga tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, pipila ka mga lugar sa Northern Samar, anakasinati, o grabing pagbaha, din ang baha, miabot yun sa atong intaon, sa ilang mga panimalay. Straight to the point. Grabing ilngigan ng baha nga nasinati dito mga sukin, tigpaminaw. Ato ni hatagan sa pagtagad karong abuntaga sa atong pabanuban mahigala sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na arita mahigala sa good news no kay para dita kay mas stress rong adlaw. Usa ka lola dito sa Dakbayan sa Danao ang nakadawat og 100,000 pesos cash gift gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Human nakaabot ang edad ini og 100 karong buwana. Liba na ito yung lula, mga sukitig paminaw. Ha? O niya, maglihok-lihok para bagay Japon in Daikin, no? 100 years old niya, mag-kuan pag-Japon. Kaya pag-Japon may galang mag-lihok-lihok na sa balay. Kuyawa, no? At yung tagag-pagtagad may galang nakadawat ni cash gift gikan sa lokal nga kagamhanan diya sa maong syudad. Tungod kay doon na kuan gamay, medyo tiguang na mahigala. Nangutan na pa kini, ha? Sa diyang gitunulan mga kagalaan, unsa man ang gitunol. Kay ang mata may galamuraman o gadili na makaklaro kayo, no? Unsa ni baki? Karubutaga, tagantanig, pagtagad mga kagalaan, sumanuman usap sa atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point! Kiniguban pang mga isutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radio o sa 93.9 IFM. Numero uno sa lahat.
National Nutrition Council sa Department of Health ang bagong programa sa radyo. Ang Nutrition Mo, Sagot Ko! Nutrition Mo, Sagot Ko! Kuyugi sila NNC Executive Director, Assistant Secretary Doc Apet Dayang Hirang ug si Zander Kayabyab. Uban pa ang guest experts sa pag-istorya bahin sa mga isyong pangnutrisyon ug kung unsaon kini pagsulbad pinaagi sa epektibo ug baratong mga pamaagi. Nutrition Mo, Sagot Ko! Diri ra na sa RMN stations nationwide. Matag Biyernes, alas 11:30 sa buntag. Nutrition Mo, Sagot Ko! Hatod ganinyo sa National Nutrition Council sa DOH. Nutrition Mo, Sagot Ko! Nutrition Mo, Sagot Ko! Umusapang may aksyon para sa'yo. Yes, ang Surf Bar, new look na! Pula, puti, ha! Power pula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing! Power pula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar, new look na! May active clean pa! Presyong wa is pa rin! Surf yan! Coco Martin po. At ito naman, ang napili kong aso. Si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum, yum. Yum, yum. Walk or play? Yum, yum. Yum, yum. Chicken or treat? Yum, yum. Yum, yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng yum, yum kesa ibang dog food. Gawa ng mga expert sa USA. Sulit at masustansya. Yum, yum talaga. Yum, yum. Ang choice ng barkada ko. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP lang, matag-stick. Uy, mas sulit yun. Great Taste Premium, aroma tapang, sarap ang aroma at tamang tapang, tamang simula. Great Taste Premium Classic, mas sulit versus Brand X in supermarkets. Palit na! Go for aroma tapang with Great Taste Premium Classic. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky Years. Ito lang ang may Pigro Builders. Husog sa nutrients. Tingin to timbang, Certified Guapig. Noon hanggang ngayon, labang ka sa malaman. Pigrolac. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabcon, bangong gumaga-bloom. Charm Fabcon, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fabcon, bangong gumaga-bloom. Charm Fabcon, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, putika, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New white rose papaya. Na eye double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, putika, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique. Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday. Get
ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis, bawat pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Pag-ibig. Umiibig ng wagas, pero huwag kalimutang ibigin ang sarili. You're worth it. Deserve mo ang Pag-ibig. At lalong deserve mo ang Pag-ibig Regular Savings. Up to 25 times more ang pwede mong kitain kaysa sa ibang accounts. Kaya top up na ng monthly Pag-ibig Savings. Visit www.pagibigfund.gov.ph to know more. Sometimes you just want a drink that's easy, convenient, with no fuss. Something San Mig Hard Seltzer. The easy-to-drink citrus fusion made from sparkling water, light and refreshing, with a kick in every sip. With natural fruit flavors, zero sugar, zero preservatives, no frills, all fun. San Mig Hard Seltzer. As easy as one, two... A product of San Miguel. Drink responsibly. Now at convenience stores, groceries, and supermarkets or at www.smbdelivers.com. Try it. Drink responsibly. Anak, nikaon na ka? Pumala imong homework? Si mama, samo ka ayo. Maampingon lang. Pero pag mamugat akong pamati sa akong period, siya ang ma-saligan. Pareha sa Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Mahaba ang pad aron malikayan ang malapsan. Malambot na apay free pad. Ma, love you. Charmy Cottony Napkin for heavy flow. You can count on me. Promo runs from September 16, 2023 to September 16, 2024 per DTI Fair Trade Permit number FTEB174762 series of 2023. You can count on me. Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Gusto ba ni mo may himong gwapo? Pero single forever? Oh, pangit! Pero na ay uyab. Kalisod mo pili ang Bingo Double Chocolate na choco sarap sa humut o glami. O Bingo Orange, katamis na naisakto nga asim twist. Lami bisan unsa ang choice sa Bingo Cookie Sandwich. Bingo sa fun flavors, ma-orange o double choco man. Sulaye ang bingo! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Kapag ang init ay todo, bilag ka na at amoy. Araw pa ang damit mo. Kapag surf up con, ang gamit mo sa init at tuloy-tuloy ang bango. Gumamit ng surf up con with sun bloom technology para blooming pa rin ang damit under the init based on lab tests. Kapag surf up con, ang gamit mo sa init. Surf Pack Gun, 5 pesos SRP. Ooh! Royal 9 pesos SRP lang. Level up your snackolitan. Sa sarap na 9 pesos lang. Kukulit na 9 pesos lang. Royal 8 ounce, 9 pesos lang. Bili na. Tikman ang sarap ng Royal. Ito ang number one flavored soft drink ng Pinas. San ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino? Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo? Yan ang Tanduay, world's number one rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocese and Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! The attorney Rufil Fernandez Banig. Atong attack na la size media ng mga higala sa banuban karon sa atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. At sa dawaton may gala ang report karon sa kauban on board sa patrol. Na 14 anyos na angol human gidunggab atong atol sa fiesta dito sa lungsod sa Alcantara. Maita ining fiesta may gala niya mo resulta na mahinoos din ng gabay. Paminawang tagkumplitong detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Benji Tanghian. D-D-D-D-Y-H-P RMM Report. Attorney Rufil Hansod Garo, mga orasa, wapagihapon masakpi. Kining ni ang
mga suspeksado nga responsable sa pagtunggab nining usa ka 14 anyos nga minor de edad nga lalaki ni unya grade 9 student ra bani attorney Rufil nga gitunggab ni kaganihang kadlawon diha sa may diskuhan sa sitio Tangke Barangay Lanas lungsod sa Alcantara Cebu ganihang alauna 15 antak na sa kadlawon. Ang biktima gipatago lang usab sa pangan o ni ang matod pa sa kapulisan sa lungsod sa Alcantara at Philippines pinagi ni Police Captain Aralisa Gumalig kinsa nga mirespondi sila dayon sa maong taho tungkol dunay nanawag sa ilahang buhatan na kaganiang kadlawon nga dunay komosyon ang nahitabo kaganiang kadlawon sa nasoy nga dapit apan pag-abot pa dito Torinofil diha na di ay nadunggaban nga maoning 14 anyos nga bata nga lalaki o niya dirini sa iyahang kilid Torinofil gitunggab sa walang bahin sa iyahang hawak gitunggab ni o niya base pa sa investigador nga dili kayo maklaro ang samad na Torinofil ni ini niya nagduda sila nga lain nga gigamit nga pagpanunggab ni ini o dali nila nga gidala sa tambalanan. Kung dili maklaro, Jay, o kung saka na wabak ka makadot or ang problema ang nakadot niya ice pick ng gigamit, delikado ka na kasama Binje. Maunay duda ni Police Captain Analisa Kumaling Torinofil ang hepe sa Alcantara kay kasagaran ice pick baka ha ang gamiton sa kung ano kiniban makita ang kung sa yoy ang samad sa gidako na Torinofil. So niya inani ko dito sa probinsya hilig po sa disco-disco at Torinofil sa una nakaagita na uban po magdala o kanang tres kanto sa Torinofil. O baka ha, kaning ni ang screwdriver. So, muna, ngayon na yun ang gidala sa tambalanan aron makita sa mga doktor kung unsa ning gigamit na niining pagtunggab niining 14 anyos ang batang lalaki. Mas kuya, magod noon, huwag kanang huwag maudugo. Ito sa ilawang na huwag makagawas. Huwag ice pick ang gigamit simbako o baka ka ng screwdriver kasamang binje. Delikado yun. Dinasod na, no? Torinofil. So, muna nga ilahan ng gidala niya og sa probinsya may nang report ni police kay basi og kuan ra ba kana nang wala ra ba ni mangayo og permit dili ko masod pa authorize sa dinig ni ang pag pahigayon ani ining pag disco at Torinofil kay may ganing ato ni police si kun wala ka basig tambal-tambalan lang ni ba og kanang naang hibal-hirbal diha sa Alcantara Torinofil niya kuyaw kayo ko screwdriver ba ni or ice pick ba ni gamit ni pagdunggab. So mamay na lang kay na dunay nakatawag dayon o dunay ni-report sa kapulisan girespondihan dayon dito kag ganing kadlawon og kuna gitala na hinuon sa tambalanan at Torinofil o nang atuang kapulisan sa Alcantara padayon karon nga nisuta ani ining mga responsable. So duda sila ang posible ni Torinofil kay disco-disco do na mangyoy pagdeklanay baka o do na nay karang bangi apan ani asoy ang biktima ngadto sa mga pulis nga wa man kuno say kontra niya gikalit lang kuno sang giduol ni ining gadunggab niya o niya gikakos sa Torinofil gikakos ana adya sa mga baylihan o niya yung dunggab so kung ay kontra jay mahimo nga kuan eh suya-suya ni labi na ni mga ulitaw nga ina mga idara kasama binje mga ulitaw naman eh no nya posible og kuan inana lang siguro nga sitwasyon posible og na tripan or do na ba kay mga silos-silos o sa baka posible na no Antonio Pe labi na mga batanon dagan kay mga grupo-grupo unya balitan o grupo ron dinha unya na suya ay do nay babae baka ang ilahang gitritingan ani ang babae mas humok nga mo paduol na ining grupo ni ining ni ang mga akining ni ang grupo aning biktima o niya kani sa suspect at Torinofil basi og na init pud ba o niya mao na nga nakal lamok-lamok sila o niya dali nga ni dunggab lang taw nga suya man ta ani kuan man ni usa kada dali man nga makuan ang bahay ni nigtindog kana ay nigdo na pay labi na usba sa saya o baka or sa sinayawan baka aning ni ang biktima na suya aning ni ang suspect at Torinofil kito naman ko'y uban nga o gari ka sa mga video kihan kaning ni ang mga maayong bukanta suyaan o ni o gari po ka sa diskuhan basi og dulugo ko ni og six o baka maayo ni nga mo discarding babae baka doon nag itripingan basi po natumban pag chat chat je tumban ang tiil niya ka na mga hubog na dahil kay masuko posible sad pag tuyok anak na natumban ang tiil posible sad na suko at Torinofil daw so bona nga pero dili man kayo hinoon hamtong pod ang
ginyo nga suspek ato ni Philip man ang idaran mo lang sila-sila ra mga idara so posible kuan yo dira kanang na ang ilan mga tungod ni grupo-grupo no kaning ni ang mga ingon ani apan wa man hino ay laing biktima sa pagpanungga ato ni Philip kanira mang ni ang usa ka biktima nga 14 anyo so moto pagdunggab niya adali kuno nakadagan ni ang mga barkada pud mga igagaw nga kauban pud ni ining biktima sa diskuha dali ang tanilang gipangita apan wa naman nila ma kit-eh ang kaning ni ang suspect. So, muna nga gisusin ron sa ito ang kapulisan Talcantara kung kinsan eh, onya ni Ingo, no? Si Police Captain Analisa Kumalig sa Alcantara Police Station nga magaling, mo surrender na lang katundo ang suspect na ni dito sa Police Station o baka sa barangay, magpakuyog sa ginahan aron nga dili na sila matablog pangita pa ni ining maong suspect Atty. Rofel kay aron nga mahatagan sa og hustisya ang gining ni ang biktima kay okay. Basta yung pagkasukuha Atty. Rofel. So muna ato ang nakuha ang report gikan sa Alcantara Police Station ang kauban sa Remain Patrol kasama si Jesse Sumampong ako yung Radio Man Benji Tanghian DYHP Tatak RMS. Salamat Benji Tanghian sa mga report sa pikas kabahin mga higala atong gikontak ron ang atong RMN Tacloban. Kay tungod ining baha-baha may gala na hitabo dito sa Northern Samar no og duna mga higalay na hitabo nga pating gabi ha man ni pagkabaha ada ini dito mga sukit dig paminaw og ni abot gyud sa mga atop mga higalas balay ha so nahitabo ni mga higala kining grabing pagbaha mura lang to og kanang atop itang gikuha tong atong mga report diri sa pag-asa mga kagalaan diri sa ato kay mura man og kanang ga kisdom-kisdom atong kalangitan pero dito sa ilad ay pilti na ning uwan ato ning tagag pagtagad mahigala ha pag uwan sayo sa buntag matod pa no ang mga lugar nga gibahaan mga higala kining Katarman Las Navas ang sitio na Perez San Roque Katubig Biri og Lupe de Vega straight to the point ani ang naigo mahigala sa grabing baha dito mga kagalaan sa may Northern Samar. So ato ko nang gikontak mga kaigalan ng atong RMN Tacloban. Atong gipabot-pabot gamay mga sugit di paminaw kung unsay duga mga updates ni mga kaigalan. Ang estimated nga mga pamilya nga naapektaran mahigala ni abot og ubay-ubay gani. Sus daghan na mga kaigalan. 74,000 families ang affected mga sugit di paminaw og dunay mga 370,000 individuals nga napiktaran mga higala gumikan ining pagbaha straight to the point buting lauman ng tubig mga sukit ipaminaw o niyan iabot ko sa atop sa bagay kung ano kining summer in all late kung ano gani kining bisita unon gani igbagyo ha kining summer o late in fact katubi tao mga higalang Yolanda ang Tacloban may grabing na igo ato kining summer o late nga naman nagatubang man Pacific Ocean ha muna nga lisod ni mga higala o kwan kanana ang labi pag mananom kami gala mga lubi pero kami sa kalubihan dito kanang mga abuyog pa doon sa Tacloban pero nahawa na atol sa Yolanda mga higala karon kaloy sa Dios na ka-recover na sila nabalik-balik na mga higala ang kalubihan gikan mahaplag pa doon dito sa abuyog pa doon na dito mga higala sa Tacloban no daghang mga kalubihan diha pero mo lagi na kanang mga kasagingan o magtanom ka na inana mag-expect yung ka nga kanunayong bisitahon o bagyo, kining late o summer, mga sukit di paminaw. Kung magbantay tas mga reports, gikan sa pag-asa mga higala, basta doon ay bagyo, maligyan ma, hitabog dili ma-mention ng kuan, ha? Gawas kung layo yun kayong bagyo, tapos Mindanao yun area, or tapos Luzon yun niya, Northern Luzon, pero ganhi ka sa Visayas, mga kagalan, bida, masapol yun kanunay ng late o summer, kay mo may nag-atubang yun lagi in town sa Pacific Ocean. Pero karon kini mga higalang hitabo, dili man inyong ta bagyo gyud mga sukit di paminaw dunay kusog nga pagbunok sa uwan o mahinungdan may gala nga grabe ni nga pagbaha ang nasinati dito mga kagalaan sa Northern Samar tiya mo na mga kagalaay ni abot sa atop ng mga tubig nga dugay kay ni mga higala nga ni kwan dugay kay ni mga kagalaan nga ni hunob ni nga maong tubig ang problema ani mga sukit di paminaw gyud no kay o nani mga kagalan, labi nagbaha niya, gikan sa bukid ng baha niya, kusog kayo po mga higala ng kwan. Maanod ka ng baha, mga sukit di paminaw, porbidang kuyawag yun. Ha? O niya, kung maanod ka mga higala, sus, bisa pagka maoka mo lang o, niya labi kusog ng suog niya. Delikado kayo mga higala o makwansa ka, mapangka ng imong uos, bato karon, sus, simbako lang. O na'y maka-disgrasya mga kagalan.
So ato karon mahigalang gi-check ang atong RM Tacloban kung gisa mga higalay atong reporter nga naka-adto ini maong lugar o nakakuha ni maong data mahigala parang ato mga kaigalaang mahatagsad, no? Between Barangay Yakal and Barangay Nara, sus. Gabiha mga higalang tubig. Morga kwanjod, no? Ni saka gyud og maayo mga sukitig paminaw. So mga tao dito, mura og kwan, paita, no? Unsa man ning hinungdan sa grabing pagbaha in town dito? Grabe ang problemahan nato, no? Grabing pag-uwan mga kaigalaan. Unya mo ning grabe ni resulta sa grabing pagbaha. Dinhi sa ato Subo, hibaw naman ta bisag mo uwan may galag kadali lang mo baha man dayon. Kay kini ato mga kasapaan, problema naman dako ni kay giko naman. Kadto milabay ang adlaw, share line naman toy reports pag-asa. Naka-apekto karon sa Eastern Section sa Visayas. Unya while magpaabot siguro ta inday ken sa Tacloban, ato na nakontakt Tacloban. Samtang magpaabot ta ato sa i-check ang pag-asa lang sa day. Kay mura man og karon panahon na mura man sa og kisdom-kisdom sa gipon kalangitan. May siguro gato sang ma-check while atong paabuton ang atong reporter gikan sa RM Tacloban may gilalabot aning maong kwan. Kay atong kapulisan dito maoy mihimo mga higala og kinini ang pag-rescue mga kaigalaan nining maong panghitabo kay perting grabiha man sa nahitabo gyud mga higala nga baha, no, nining maong mga lugar. So ato ning padayon mga higala karon ang atong doon na gani Orasyo Impiratang gipagawas ang atong simbahan dito mga higala gumikan ining maong panghitabo, no. Okay, so pray for Northern Samar, ha, kay unsaon ta man ning ni ana man ning hitabo ang mga higala. So doon ay Orasyo Impiratang gipagawas ang simbahan dito gani labot sa ini mga sukit ni Paminaw. Okay, so si Jumer Eclarino, atos ang tagagpagtagad, atos itong linya karon, kaya atos ang subayon mga higagilan, samtang paabot sa ta sa report gikan sa RMN na Tacloban mahigala. Atong paminaon ang report kung atong pangamustahon ang kahimtang sa panahon. Jumer, may buntag, live taron sa DYHP o IFM o sa itong social media platforms. Kumusta ang atong update sa kahimtang sa panahon? Ni Rafael, good morning sa tanan o sa tanan tigpaminaw sa DYHP. So kinetong latest weather update, padayon nakaapekto ang shoreline o kini ang panagtagpo ng bugnaw na hangin gikan sa amihan o init na hangin gikan sa dagat Pasipiko sa may silangan bahin sa Southern Luzon, lakip na ang Visayas. Amihan ang padayon nakaapekto naman sa ubang bahin sa Luzon. Atong weather condition sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati na medyo mapanganoron. Ngayon na sa madag-umo na kalangitan o naigaya po mga pag-ulan o kini mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa tamag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories, apil na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, sa kadagatan, malinawon ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 30 degrees Celsius, adlaw musalop alas 5:18 sa hapon ug misilang kanina alas 5:42 sa buntag ug muhunas unyang ala 1:06 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6:44 sa buntag gikan diri. Jumer? Yes sir. Kini nagtabo ba sa Northern Samar? Do na ba moy data sa nakita niyo din, ha? Kung anong bang grabeha man ni kabaha dito karon? Yes, so previous day, so nanatay nagpagawa sa mga kinanggitawag natin ng mga weather advisory tungod kini sa combined effect ng LPE and shoreline. So as until karon kining shoreline is naka-apekto pa sa atoa sa Visayas, ilabi na diha sa may Samar province or Northern Samar, Eastern Samar, and diha sa may portion of Southern Luzon area. Mm-hmm. So hantod karon padayon pagi pong uwan-uwan dito. So ni dugay nga uwan, taas-taas nga kwan, uwan. Correct sir, because kining shoreline is padayon naka-apekto pa. So dili pa nag hindi pa nag umatras kining gitawag nato na shoreline. And as of today, ang southern part of Luzon diha sa may eastern section of Eastern Visayas is naka-apekto gihapon ang shoreline. So pila ka red heavy rainfall warnings na itong na-issue diha sa mga lugara. Mm-hmm. Okay, salamat kayo Jumel sa paghatag panahon ito sa DYHP o sa IFM. Okay, isa pa isa, salamat. O padayon na ito mag-monitor sa kining mga gi-issue nato na mga color-coded heavy rainfall warnings and kining shoreline is padayon pa naka-apekto sa Visayas area kayong karong adlaw. Dagan salamat sir and good morning. Si Jumel Eclarino, mahigalagikan sa pag-asa magtan. Standby, ito magbalik mga sukin tigpaminaw. Alas 6:45 na. Mga
Idol. At ang iyang Orange Blast sa merienda kauban ng Tang Sweet Orange karong Nobyembre 24, gikan sa alas 2 hangtod sa alas 6 sa hapon. At dunay mga papremyong hatod ang Tang Sweet Orange para sa mga bumisita o butubag sa mga simpleng duwa sa Tang Sweet Orange area. Adto na og himo ang refreshing pa ang merienda. Ang Orange Blast sa merienda giatud kaninyo sa Tang Sweet Orange. Tang Sweet Orange, mas lami og mas kinapili. Og sa RMN Cebu DYHP 612. Serving the nation for 60 years, Land Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Member PDIC and BankNet. Ako si James Fuentes. Ako po si Jigjig Sabadiston. Dito na tayo sa Max Magaling at Max Pinahusay. BMEG Integra Wormex. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Wormex Max. Kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. Gamit ang team BMEG Integra Wormex. Kakampi mo sa panalo. Must be prescribed by a veterinarian. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Wormex. Fenbendazole plus praziquantel plus ivermectin is the generic name of Wormex Max. Sarap ng tulog pag naka-aircon. Pero pag hangin may air contaminants, Everest Aircon with healthy air filter that helps remove air contaminants from the air your family breathes. Han, gising na. Mali-late ka. Sarap mo tulog. Everest Aircon, safe and healthy air for the family. Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available in all leading appliance stores nationwide. Alfie, it's over. Gets kita, gets mo ko, Alfonso Light tayo. Gets sa lasang hanap mo. Hanap ko yung di sakit sa ulo. Hanap natin Light Alfonso. Gets ang lasang hanap mo. Drink responsibly. Alfonso Light, also available in 500 ml for only 140 pesos SRP. Drink responsibly. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Juan, Kabanata 1, Talata 12. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Hi! This is Ivana. Gusto ng masarap na ulam pero di kaya ng budget? Mag-555 tuna! Bumigay ka na! It's the affordable 555 tuna! Tuna afritada, sisig at spicy caldereta from 28.45 pesos lang SRP. Cali, Cali, Bob, Bob, Bobby Cali, Bob, Bob, Cali, Cali, Bob, Bob, Cali, para sa perky and mood. Cali, Bob, Bob, Bobby ang sarap. Cali, Bob, Bob, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light. May Cali sa malapit, bubbly. Kaya bubbly sarap for everybody. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocese and Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Bani. Alas 6:50 na, mga higala sa batuban karon sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point! At may galanggi paabot sad ang dugang report gikan sa RMN na Tacloban, mga higala, no? Kay aron nga tumakuha ang dugang detalye ining mga panghitabo dito sa Northern Samar. So ang explanations pag-asa mga kaigalaan nag-kuani, doon ay shear line lagi. Nato pa ning milabay, mga higala nga, adlaw, unya nagsagol ning shear line o LPA, so morning resulta. Unya kining area dito sa Northern Samar, sa naman maoy na igo, dito sa dag-o, mga higala.
So ang uwan nga nasinati dito equivalent kuno ni mga higala matod pa sa atong initial report og unom ka semana o sobras o sa kabuwan nga uwan, pero gibundak lang mga higala within 24 hours si mo nang mo ni ang hinungdan inay katag ni unta kasamang kay inanay ba inanay wa man may inanay gikausaman og bugwak ha mo na nga mo ni ang resulta in town no. So mo ni atong tagagpagtagad karon no. Unya sud sa tulo ka adlaw ni nga pag-uwan-uwan na dai sige nang inuwanay dai dito no. Way hunong mga higalang uwan ha. Siging gauwan. Mao na mga higala nga ni resulta gid ani ha ang maong pagbaha pating lawman ni mga sugid di paminaw. Unya medyo kusog-kusog labang sug. Sa tubig mga higala. Under state of calamity na karon ang ilang province no. Sa Northern Samar mga higala gumikan ining maong insidente in town. Okay, so ato ni mga higalang nga tagagpagtagad karon unya atong ipaabot una no ang report gikan sa RMN Tacloban para nga atong makuha ano dugang update ning maong mga panghitabo dito. Yes, dili pa ta mo adto mga higala kay ato pang tagagpagtagad mga kagila at usang pasalamatan usa no kay kini ni ang makapadasig man ni mga higalang nakadawat og 100,000 pesos nga pahalipay. Ang usa ka lola dire sa Dakbayan sa Danao. Gumikan mga higala kay nakabot siya og 100 years old dastilan. Pakpak kita mga higala no si Lola Pacumia Hermoso Bituon. Ah naila siya sa ilang lugar nga si Lola Punyang, may buntag ni mo Lola Punyang sa may barangay Luok Dakbayan sa Danao. Nakadawat may galag 100,000 pesos kay maone naka abot siya og 100 years old. Busa nakadawat sa gikan sa local government unit sa Danao. Gitunol ni pinagi Megalan Danao City Mayor Mix Durano. Og pinagi sab sa lokal nga kagamanan sa Danao ni adtong Nobyembre 10 kini mga suking tigpaminaw. Og unya kini si Lola Punyang, Lola Pacumia Hermoso Bituon, na ila nga si Lola Punyang do na ni say 11 ka mga anak og ubay-ubay na nga mga apo. Wa na ni say bana mga higala, biuda na ni pero malipayon siya tungod sa iyang mga anak nga 11 kabuok og daghan siyang mga apo. Ang iyang paminaw mahigala, iyang paminaw tinaw pa apan ang iyang mata mo ay dunay gamay ang diprensa mo na pagtunol sa kwarta wa sa kabantay kwarta ba nakaingon pa siya unsa man ni baki ni kwarta day mahigala porbidang katawan ni Lula o nakato iyang luha mahigala sa hilak sa kalipay nining iyang nadawat astilan pagkamang uban niya ang mga nanain ni mga pangidaron nga kwan labi naghapit na mabot 100 paningkamot kimo kaya na ay 100,000 pesos sa makaabot o 100 years old. Okay, o ni ang mga pahalipay mga sukit ni Kuminaw magkapadasig sad kayo no nga makaabot o inanin nga edad mga kahigalaan. Okay, sa Pikas Bahin may galala size 53 na at sa dawaton may galala si Radyoman Justin Traya no ang atong reporter gikan sa RMN Tacloban para ang atong mga higala nga masuta kumusta ang dugang pa mga detalye informasyon nga atong mahibawan ang hibawan nining panghitabo dito sa Northern Samar. Radyo man Justin Natraya, good morning. DYHP RMN Report. Mayong buntag sa inyo diha sa Cebu, Attorney Rofiel, og mayong buntag gihapon sa mga tigpamati sa DYHP. Attorney Rofiel, ambot na sa 35,378 ang total ng mga individual sa Northern Samar, sa probinsya kini sa Northern Samar og sa Eastern Samar ang nag-evacuate kasamang Rofiel, Attorney Rofiel, og kiniin maabot sa 6,038 ng mga pamilya ang nakaroon sa mga evacuation center after sa mass flooding kasamang Rofiel, no? Pagbaha nga natabo dito sa Northern Samar o sa Eastern Samar. Maabot sa 218 na mga barangay kini ang gibaha sa may Eastern Samar o sa Northern Samar. Sa Northern Samar sa 153 na mga barangay sa Mondragon sa Northern Samar, San Roque, Katubig, sa Lawang, sa Las Navas, sa Katarman, no? Kining Katarman kasama ang Attorney Rofiel mo ni ang sentro sa Northern Samar nga munisipalidad. Kundi lakip gihapon, apil gihapon sa gibaha ang sentro kining no, Katarman sa downtown area
ng Katarman sa Northern Samar. Kung makita nato sa mga na-upload na sa mga pictures sa social media, apil gani ang downtown area sa Katarman ang gibaha. Lakip gihapon ang Lope de Vega, no, sa Northern Samar ang gibaha, Pambuhan sa Palapag. Oga, dito naman sa Eastern Samar kasama ang Rufil sa may Hipapad sa Eastern Samar, tanan ng mga barangay sa munisipalidad sa Hipapad sa Eastern Samar kin ginbaha, no, kahapon nga sa dito naman gihapon sa Uras o sa Arteche gibaha gihapon kining mga munisipalidad dito sa Eastern Samar. So a total of 218 mga flooded areas na dito po sa Samar, sa probinsya sa Samar, no, gibaha gihapon itong pipara gihapon ng mga barangay sa Gandara, sa Katbalogan City o dito gihapon sa Pinabakdaw, Attorney Rufil. Na alam may gihapon yung mga lugar nga na ay landslide, specifically sa Pambuhan, sa Northern Samar, kundi duhanga maglola ang kitaan na patay sa atong pinaka-latest na update. Ano, duhanga maglola itong nakitaan na sa pinapatay sa may Pambuhan, sa Northern Samar, sa barangay Inagigahan. Matungod din in landslide na tabo dito, na nangyari doon sa nasabing lugar sa barangay Inaginahan sa Pambuhan sa Northern Samar. At meron din tayong isa pang nakuha na impormasyon, Attorney Rufil, na isa din ang residente ng Pambuhan pa ang nakitang patay matapos nadaganan ito ng puno nang lumambot ang lupa sa nasabing lugar, Attorney Rufil. Sa ngayon, namamalagi na ang napakalaking yung ibang mga residente sa gymnasium ng Katarman sa Northern Samar, no? Nandoon na sila sa mga evacuation centers at dumating na rin yung iba't ibang mga tulong doon sa Northern Samar ayon sa nakuha nating impormasyon, ano, sa gobernador na mismo ng Northern Samar, Attorney Rufil. Kanunay bang bahaon ng lugara, Radyoman Justin? Come again, Attorney Rufil? Kanunay bang bahaon ng lugara? Kanunay bang uwanon o bahaon kanang maong lugar? Actually, kining mga lugar, ano, like for example, the Hipapad and the Maslog sa Eastern Samar, mga flood prone municipalities, good din sila. Uh-huh. Karoon ako ka, ano, Attorney Rufil, ano, na yung town proper ng Katarman ay binaha, no? Buong town proper ng Katarman, Northern Samar ay binaha. Dahil, ayon nga sa pag-asa, halos isang buwan na ulan yung binuhos doon sa Northern Samar. Kung kaya, no, umapaw yung mga rivers, no, Attorney Rufil. Ito yung main reason kung bakit binaha yung mostly, no, mga municipalidad doon sa Northern Samar at sa Eastern Samar din. Maging sa Samar din, Attorney Rufil, ay binaha din yung ibang mga lugar doon, Attorney Rufil. Pila kaadlaw ng uwan, ane, Radyoman Justin, or pila kauras lang ang uwan? Actually, ang pag-ulan, noong ano pa, noong Sabado, non-stop na pag-ulan, Attorney Rufil. So, yung parang ano na lang, pahinga na lang doon, parang yung parang taligsik ba sa Pilipino? Oo. Oo. So, pero umuho pa, uulan naman ulit, sa rainfall naman ulit, nasa red warning na naman, hanggang sa orange na naman. So, kahapon umaga, ano, hindi na talaga nakayanan, ano, ng, malakas, lumaki na talaga, tumaas na talaga yung tubig sa nasabing area doon, lalo na doon sa Katarman, sa Northern Samar. Marami yung mga natrap sa kanilang bubungan, sa kanilang mga bahay doon sa Katarman, sa Northern Samar, Attorney Rufil. So, sa pagkakaroon, wala na yung ulan, hunong na ang ulan dito, Radyoman Justin? Sa karoon, ano, sa atong nakuha dito na mga impormasyon sa atong mga agalan dito sa Northern Samar, medyo na lang yung pag-ulan, madalang na lang yung pag-ulan doon, Radyoman Rufil, na nararanasan nila sa ngayon doon sa Northern Samar, Attorney Rufil. So na pina-evacuate yung mga ano, yung mga affected persons doon at hindi pa nakabalik sa kanilang mga bahay. Hindi pa. Oo, yung mostly na mga nag-evacuate, Attorney Rufil, ay hindi pa nakabalik kasi wala ding kuryente pa sa buong Northern Samar, Attorney Rufil. Wala pang kuryente ang Northern Samar.
no? At wala ding linya ng komunikasyon yung ibang mga lugar doon sa Northern Samar at dalawang munisipalidad sa Eastern Samar dahil na rin dito sa pagbaha, Atty. Rafael. Para mahirap yung linya ng komunikasyon pag tumatawag kami doon sa aming mga resource person, hindi namin gaano makontakt kasi sa interview din namin sa regional office ng PNP, hindi din sila makakonect sa ibang mga police stations dahil na nga mahina yung komunikasyon. At yung ibang mga police stations nga, Atty. Rafael, lalo na doon sa Mahipapad sa Eastern Samar, hanggang first floor na yung baha, no? Yung kahapon na insidente nila, umabot sa first floor yung baha, Atty. Rafael. At hindi makafunction masyado yung mga police doon dahil lubog nga sa baha, pati yung police station nila doon sa Mahipapad sa Eastern Samar. Okay. Okay. Thank you, Rajuman Justin Traya sa report. Yes, ini si Rajuman Justin Traya, damang salamat, dagang salamat dia sa DYHP sa mga Tesibu. In Rajuman Justin Traya, Tatak Armen. DYHP RMN Cebu, the official number one. Rajumo Nationwide. Si Rajuman Justin Traya, may gala, kinintakluban, waray-waray, magunin dito kasamang kay, no, si kasamang names kinyunis, ano, nasayin dito sa takluban kadali. Pila magkakabuan dito sa takluban kasamang names. Ah, pagbalik sa mga names din, hey, mura nag, natakda, nagwaray-waray sa dito. Oo niya, waray-waray, sagol Tagalog, nana, no? Okay, so, kinini ang, muna ang mga panghitabo dito, mga kagalaan sa Northern Samar, tungod ni sa Shearline o LPA, matulpas pag-asa, o niya, nasagol ba? O, muna, human, ang uwan-uwan, mga kagalaan, nito pa ning Sabado, sige nga uwan, non-stop, mga higalang uwan, o? Oh? So, muna nga, ni resulta gyud mga higala sa grabing pagbaha, pero kini mao mga areas di ay mga flood prone areas sa nisandaan, pero karon murag mas grabe-grabe manguni, no, makay ni ma feature sa una dayon ni mga baha nga kwan karon pa man nga perting grabiha gyud sa pagbaha mga sukin tigpaminaw. So gawas nga giunon panigbagyo mga higala Northern Samar, ni apoy baha mga higala inani sus Ginoo ko, ha, perting paita kayo mga higala. So dunay mga gipaya gi-issue nga mga orasyo imperata dito mga kaigalaan, mga pag-ampo alang sa itong mga kaigsunan nga mga nabiktima in town ining grabe mga higala nga pagbaha dito mga kaigalaan sa Northern Samar. So nay prayer for deliverance gikan sa mga kalamidad nga susama ni ini mga higala, no? Kinini ang nanawagan o mga pag-ampo o niya ang gobyerno dito mga kaigalaan. Ilan ang evaluate dito unsay mga tabang ka nga matunol dito mga higala under naman sa state of calamity kining ilang lugar dito sa maong Northern Samar mga kaigalaan tungod ining maong panghitabo. So kining mga katalagman inani mga higala kining Samar ug Leyte ang takluban ato sa una katumatong Yolanda nga perting grabiha kining pagkasakahas tubig day murag moaga Yolanda katong Yolanda lang dagat tog nagsagol tong dagat og kuan, ha, kay may nya dunay kusog nga uwan, no? So ang tubig mga higala nga bulog sa kuan ulan unya dagat og kuan isagol dito, okay, ang dagat may storm surge god, so may saka ang dagat mga higala dito sa ilang kuan sa ilang lugar dito sa Tacloban City. Nakaadto ko to sa RMN Tacloban at the time no after the incident mga higala kay atong gibisita dito ang atong station sa Tacloban, no, tay gihatod po dito nga mga kini na mga grasya sa nila dito sa mga kaubanan dito. Sus, grabe na yun. Lakra pagod ang kuwanda. Lakra pagod ang tubig mga sukit di paminaw, no? Sa first floor sa atong station dito, no? May ganit kayo doon ay second floor itong atong station dito kasamang kay. Dito sa sakas taas, unya doon ay announces booth dito sa magtapok. Ha? Kay tungod mga higala sa grabing pagbaha. Nagmakaadto na ka dito, na di na ka makagawas tungod sa grabing ka baha mga sukit di paminaw o grabing pagsakas tubig. So kini murag mamausad ang gilaw mo mga sukit di paminaw, kini baha lang eh, no? Grabing kuan. So ato lang kuan no, dugang pa mga updates ang RMN na Tacloban kung doon na pa yung mga dugang pa nga mga impormasyon nga ilang makuha sad mga sukit di paminaw. Atong attack na alas 7:05 na, standby lang una may gala sa RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon. Standby. Live via satellite. RMN News Nationwide. Sila napipilitan sumakay ng habal-habal ang kasa napakabahal po.
Kaya ang amin lang po sa ating kasamahan, kung maaari, maunawaan nyo rin yung ating manakay na kawawa. Kaya sana magbigayan na lang po tayo. Kung kailangan, sige, makikisama kami. Samantala, normal pa naman ang biyahe na nararamdaman sa ruta ng Baclaran to Taft, Pasay to Sucat Paranaque, Malibay to Pasay, Pateros to Guadalupe, Guadalupe to FTI, Pasig to Bagumbayan, Taguig at Likutan to Sucat. Asahan naman ang mararamdaman ang pagkawala ng biyahe ng mga jeepney pagsapit yan ng alas 9 ng umaga maya-maya lamang. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manchil Emprido, Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyo Manchil Emprido. Philippine National Police patuloy na umapila sa mga magkakasa ng tigil pasada na huwag mangharas ng kapwa nila chuper na ayaw sumali sa transport strike. Report mula kay Rajuman Angel Ronquillo. Yell! Nakahanda ang mga tauhan at asset ng Philippine National Police para sa nakambang tigil pasada hanggang sa Biyernes. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Zine Vardo, tuloy-tuloy ang monitoring nila sa transport strike kung saan kahapon ay nasa 400 lamang ang sumali sa tigil pasada na mas kakaunti kung ikukumpara sa 600 at tsuper na nagwelga noong Lunes. Ani Fajardo, handa ang pambansang pulisya na umalalay sa mga masastranded na mga pasero sa umagitan ng pagbibigay ng libreng sakay. Mayroon din anya silang sapat na mga tauhan para umalalay sa mga maabalang motorista. Kasunod dyan, patuloy na nakikiusap ang PNP sa mga magkakasa ng tigil pasada na huwag mamilit ng mga ayaw sumali o makiisa sa transport strike. Paliwanag ni Fajardo, ayaw nilang humantong sa arestuhan ang paghahayag ng saloobi ng mga tsuper bilang bahagi naman ito ng demokratikong proseso. Kaugnay niyan, iniulat ni Fajardo na sa nakalipas sa 2 araw ay wala naman silang natatanggap na ulat ng harassment o mga namumersa na sumali sa tigil pasada. Kasama mo sa DZXL Arm in Manila, Rajuman Angel Ronquillo, Tatak Arimen. Thank you, Angel Ronquillo. Samantala, ilang leader ng transport group na nagpapakalat umano ng maling impormasyon tungkol sa PUV modernization ay ilang leader daw ng transport group ang nagpapakalat ng maling impormasyon. Alamin nga natin ang detalye sa ulat ni Radyo Manchete, Rhea Mamogaisu. Nagpakalat ng maling impormasyon patungkol sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan ng ilang leader ng transport group. Ito ang ibinunyag sa programang Bagong Pilipinas Ngayon ni Pasang Mazda National President Obet Martin sa harap ng nagpapatuloy na transport strike ng ilang grupo sa pangungunan ng pagkakaisa ng samahan ng chuper at operator nationwide o piston. Iginate ni Martin na hindi maaring hindi nauunawaan ng ilang grupo ang modernization program dahil noong nakaraang buwan ay nagkaroon pa nga ng public consultation tungkol dito matapos itong ipag-utos ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Kaya naman para kay Martin na mayroong mga leader na sadyang ayaw unawain ang programa at anya'y destructive o nagpapaliwanag ng hindi ito maganda para sa kanilang hanay. Sinabi pa ni Martin, isa siya sa mga makapagpapatunay na maganda ang modern jeep dahil mayroon anya siyang 65 units na tumatakbo sa iba't ibang ruta. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajuman Rhea Mamogaisu, Tatak RMN. Maraming salamat, Rajuman Rhea Mamogaisu. Tumaas naman ang may 150 produktong pang Noche Buena batayan sa price list na inilabas ng Department of Trade and Industry. Ayon po sa DTI, nasa hanggang 25 pesos ang itinaas sa presyo ng ilang Noche Buena items. Kabilang sa tumaas ang presyo ang hamon, fruit cocktail, cheese, queso de bola, mayonnaise, all-purpose cream, sandwich spread, salad at elbow macaroni, spaghetti, pasta, tomato sauce. Nagbaldi ng ilang brand ng palaman, hamon, fruit cocktail, mayonnaise at queso de bola. Paliwanag naman ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, nagmahal ang raw materials gaya ng tin cans o lata, tumaas din ang logistics o gastos sa transportasyon. Epektibo ang mga price guide ng mga nasabing produkto hanggang December 31, 2023. Bagamat may oversupply, mag-iimport pa rin ang Pilipinas ng mga agricultural product.
Ayon sa Department of Agriculture, ito ay paghahanda para sa inaasahang pagtaas ng demand ngayong holiday season. Sa panayam ng RMN Manila, sabi ni DA spokesperson Arnel De Mesa na sobra-sobra pa sa ngayon ang supply ng karne ng baboy, manok, itlog at bigas sa merkado. Katunayan niya, nasa 70 araw pa ang itatagal ng supply ng bigas sa bansa. Maganda yung ating local production din despite ASF. Na-expect natin mga 300,000 plus, 319,000 metric tons ang local production plus yung mga import na naiprograma, yung mga nakalipas na buwan, darating na yung fourth quarter. So wala tayong problema, very stable din, pati yung presyo. Sa manok naman, we have overproduction ng chicken. Sa itlog, we're producing 36 million eggs per day. Sa commercial pa lang yun, wala pa yung dun sa smallholder, sa native natin. At ang presyo naman is stable para sa medium at 8 pesos per piece. So ganun din sa gulay, lalo na sa sibuyas at sa iba pang klase ng gulay. Yan po si DA spokesperson Arnel De Mesa sa panayam ng RMN Manila. Nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong ikinokonsidera ang kanilang sarili bilang mahirap. Sa third quarter, tugon ng Basa Survey ng Octa Research, halos 5 sa bawat 10 pamilyang Pinoy o katumbas ng 12.1 milyong pamilya ang nagsabing sila'y mahihirap. Mas mababa naman ito kumpara sa 13.2 milyong pamilyang naitala nitong ikalawang quarter ng taon. Batay sa pag-aaral ng Octa, lumalabas na 11.3 milyong pamilya ang ikinokonsidera ang kanilang sarili na food poor at nangangailangan ng 33,000 pesos kada buwan para sa gastusin sa bahay. Oras sa buong kapuluan, alas 7:12 ng umaga. Network News. This time check is brought to you by DOE. Turn off lights when not in use. 90% of the energy they use is given off as heat. Only about 10% results in light. You have the power. Energy efficiency starts with you. Do you feel helpless about the emerging climate change? I am telling you, you have the power. Starting with small steps and adapting energy-saving practices can make a significant difference in the long run. Saving energy is saving money on your energy bills. Your little actions save the earth. Saving the earth means saving billions of people. You have the power. Energy efficiency starts with you. Switch to LED bulbs for energy-efficient lighting. LEDs use up to 90% less energy. You have the power. Energy efficiency starts with you. RMN Network News. RMN Weather Report. Sa lagay ng panahon, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa shear line at northeast monsoon o hanging amihan. Ang Visayas, Bicol Region, Bimaropa, Quezon at Zamboanga Peninsula ay makararanas ng maulap na papawirin, nasasamahan ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorms. Iiral naman sa Cagayan Valley at Aurora ang maulap na papawirin at mahinang pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Mararanasan sa Luzon ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at isolated light rains sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil naman sa northeast monsoon pa rin. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao, mararamdaman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Nasasabayan ng isolated rain showers o thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Northern Samar dahil sa balawakang pagbaha na dala ng basamang panahon. Ay kay Northern Samar Governor Edwin Ong Juan, matindi ang pinsalang iniwan ng mga pag-ulan at pagbaha sa kanilang agrikultura at infrastruktura. Halos kalahati o 11 mula sa 24 na bayan sa Northern Samar ang nalubog sa baha dahil sa pag-ulan na dala ng shear line. Nasa mahigit 5,000 pamilya o katumbas ng mahigit 23 o 27,000 individual ang inilikha sa iba't ibang evacuation center. Ayon sa pag-asa, sa loob labang na 24 oras ay mahigit isang buwan ng buhos ng ulan ang naranasan sa bayad ng Katarman. Mas marami rin ang ibinuhos na ulan dito kumpara noong bagyong Ondoy na nagpalubog sa ilang bahagi ng Metro Manila.
Nagpatupad ng mandatory evacuation ng provincial government ng Northern Samar kagabi sa probinsya kasunod ng malakas na pagbuhos ng ulan na nagdulot ng lagpastaong pagbaha sa ilang bahagi ng nasabing lalawigan. Sa panayam ng RMN Manila, kay Ginoong Ray Josiah Echano, ang hepe ng Northern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi niyang nasa 54,419 na mga individual, katumbas ng 24,594 na mga pamilya ang apektado ng pagbaha. Tiniyak ni Echano na sapat ang kanilang evacuation center para sa iba pang ililikas. Anya, malaki umanong epekto sa pagbaha ang malakas na buhos ng ulan kung saan isang buwang katumbas na ulan ang bumuhos lamang ng ilang oras. Pinakamalaking factor dito yung binuhos na ulan. No? This is the first time in recent memory na binuhos yung pang isang buwan sa Nobyembre, no? Kung saan kasagsagan ng ulan. No? Yung average rainfall na 500 to 600 millimeters is binuhos lang sa isang ilang oras. Yun yung pinakamalaking factor. Of course, syempre, pangalawa, hindi na maayos yung ano natin, no? Yung kagubatan, no? sa doon sa bundok. Kaya yung pagdaloy ng tubig is gano'n na lang. Yan po si Ray Josiah Echano, ang hepe ng Northern Samar PDRRMO. Ilang lugar sa Davao binaha. 9 anyos na batang babae na paulat na nalunod sa Davao del Norte. Report mula kay Rajuman Kirby Manzon, RMN Davao. Kirby, may butag. Nagdulot na naman ang perwisyo sa mga motorista at iilang mga residente dito sa Davao City matapos nagkaroon na naman ng pagbaha sa lungsod kung saan apektado ang mga motorista at iilang mga residente. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO Operations Assistant Ezra Fernandez, sinabi niya ang dahilan ng pagbaha partikular na sa Maykalinan proper dito sa lungsod ay ang pag-overflow ng Kogan Creek. Dali namang nirespondihan ng Kalinan BDRRMC ang area kagabi at inilika ang ilang mga residente na apektado ng pagbaha. Wala namang naitalang casualty. Samantala, sa Davao del Norte, isang 9 na taong gulang na batang babae ang naitalang nalunod kahapon November 21 sa Purok Uno Quarry, Mabantao, Kapalong. Panawagan naman ang otoridad sa publiko na kung may makitang tao sa gilid ng Libuganon River mula sa Mabantao at sa karating ng mga barangay, na dali itong i-report sa otoridad upang ito ay daling maaksyonan at marespondihan. Kasama mo sa RMN DXDC Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN. Dagang salamat, Kirby Manzon! Sa iba pang balita, umakyat pa sa 11 ang bilang ng mga namatay sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao noong Biyernes. Ayon sa DOH, halos 700 din na naapektuhan ng lindol ang dinala sa mga ospital kung saan 41 pa ang kasalukuyang naka-admit sa mga paggamutan. Sa ngayon, patuloy na nakapagtatala ng aftershocks mula sa magnitude 6.8 na lindol kung saan pinakamalakas ang magnitude 4.9 na aftershock kahapon. Nagdeklara na rin ng state of calamity sa Glan, sa Sarangani upang magamit ang calamity funds at makontrol ang presyo ng mga bilihin. Hanggang kahapon, 20,000 pamilya na ang apektado ng lindol, mahigit 3,000 bahay naman ang nasira. Kasalukuyang estado ng mga pampublikong struktura sa bansa pinaiimbestigad na sa kamara. Detalye mula kay Rajuman Grace Mariano. Grace. Matapos yanigin ang malakas na lindol ang bahagi ng Mindanao ay sinusulong ngayon sa mababang kapulungan na imbestigahan ang kasalukuyang estado ng mga pampublikong istruktura sa bansa. Nakapaloob yan sa House Resolution No. 1476 na inihain ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, Act CIS Party List Representatives Edvic Yap at Jocelyn Tulfo, Benguet Representative Eric Yap at Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo. Sa kanyang privilege speech ay binigyan diin ni Congressman Erwin Tulfo na napapanahon na upang bisitahin ang ating National Building Code at iba pang mga batas hinggil sa standards sa paggawa ng mga gusali at infrastruktura hindi lang ng gobyerno kundi pati ng sa pribado. Ayon kay Tulfo, dapat ang ating mga gusali at infrastruktura ay kayang sumagupa sa mga bagyo na kahit mahigit 300 kilometers per hour ang hangin at lindol naman na hanggang 8 magnitude ang lakas. Kaugnay nito, hiniling din ng nabanggit na mga mambabatas ang agarang rehabilitasyon at pagsasaayos sa nasirang mga istruktura
faktura kung saan dapat siguraduhin na hindi ito substandard quality. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN. Maraming salamat, Grace Mariano! Nagsagawa ng joint patrol ang Pilipinas at ang Amerika sa West Philippine Sea. Yan ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang official social media account kasabay ng pag-arangkada nito kahapon na tatagal hanggang bukas. Ang tatlong araw na joint maritime at air patrols ay pinangunahan ng AFP at ng United States Indo-Pacific Command. Ayon kay Pangulong Marcos, patunay ito sa pangako sa Amerika na palakasin ang interoperability ng kani-kanilang puwersang militar. Sa pamamagitan nito anya, mapalalakas ang regional security at ang patuloy na partnership sa pagbabantay ng parehong interes. Dagdag pa ng Pangulo na ang joint patrols ay bahagi ng serye ng mga aktibidad na kanilang napagkasunduan ng Mutual Defense Board, Security Engagement Board ng parehong bansa. Samantala, magsisilbing catch-up day sa mga eskwelahan ang araw ng Biyernes. Ayon kay Vice President at DepEd, Department of Education Secretary Sara Duterte, ibig sabihin ay magbabasa ng libro, articles at iba pang reading materials at aatas ang sumulat ng libro, essay, book reviews at analysis ang mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 12. Layo nito na tulungan mga estudyante na mapahusay ang kanilang reading and comprehension skills. Target may labas sa Disyembre ang mga pulisiya para sa Catch Up Fridays. Magiging epektibo ito simula Enero at 12, January 12, 2024 at ipatutupad hanggang sa matapos ang kasalukuyang administrasyon sa taong 2028. Mapipilitan o manong tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang senador o vice president. Ito ay sakaling matuloy ang umuugong na impeachment laban sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang programa sa ibang istasyon, sinabi po ng dating Pangulo na babalik siya sa politika sakaling patalsikin ang anak niya bilang Vice President. Sa ngayon din daw ay hindi pa sasakit ang ulo ng mga kritiko ng kanyang anak pero asahan na raw na lalabas ang mga hindi dapat malaman kapag dumating ang panahon ng eleksyon. Kaugnay nito, sinabi po ni Vice President Sara na suportado niya at ng kanilang pamilya anuman ang plano ng kanilang tatay pagdating sa politika. Noong Lunes, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nararapat na ma-impeach ang kanyang uniteam tandem na si Vice President Sara Duterte. Samantala, Commissioner on Audit, COA, hinikayat na magsagawa ng pre-audit sa mga balalaking proyekto ng pamahalaan. Detalye mula kay Rajuman Conde Batak. Conde. Hinimok ni Senator Alan Peter Cayetano ang Commission on Audit o COA na magsagawa ng pre-audit sa mga malalaking proyekto ng pamahalaan. Ito ang binigyang diin ng senador sa gitna ng budget deliberation ng Senado sa pondo ng COA. Anyang pre-audit ay para maiwasan ang pang-aabuso sa paggamit ng public funds. Punto ni Cayetano, mahalaga ang pre-audit dahil kapag nasimula na ang isang proyekto ay mahirapan nang ibalik ito. Hiniling din ni Cayetano na gawing source ng suwestiyon na pre-auditing ang mga nagretirong taga-COA upang mabigyan ng gabay kung anong proyekto ang kailangan ng pre-audit at alin ang hindi. Nagpayag pa ang senador na nakahanda ang Senado na makipagtulungan sa COA para sa mga binabalak na ipatupad na innovations o mga pagbabago. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN. Thank you, Conde Batak! Nagamit din sa iba pang krimen ang baril na ginamit sa pamamaril sa mag-live-in partner sa loob ng isang bus sa Karanglan, Nueva Ecija, kamakailan. Ito ang lumabas sa isinagawang integrated ballistic identification at cross-matching ng PNP sa mga basyon ng bala na ginamit sa insidente. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, lumabas sa pagsusuri na ginamit din ang baril sa tatlong iba pang insidente ng pamamaril, kabilang na po ang isang insidente sa Isabela at dalawa sa Nueva Ecija. Kasunod nito, sinabi ni Fajardo na lumalakas ang kanilang hinala na posibleng bahagi ng gun for hire group ang mga suspect. Patuloy naman ang pangangalap ng karagdagang ebidensya ng PNP hinggil sa pagkakakilanlan sa mga suspect. Samantala, fast craft na may mahigit 100 pasahero sa lungsod ng Bacolod nagka-problema at halos 4 oras nang nagpalutang-lutang sa dagat. Dunay detalye ang atong amigo Radyoman Albert Tiner, RMN Bacolod. Albert, bayo aga!
Umabot sa halos 4 oras na nagpalutang-lutang sa dagat ang Wisam 6 Passcraft kung saan lulan ang 172 mga pasahero bago nahila ng 2 tugboats pabalik sa Bacolod Brinco Port kahapon. Ayon sa kay Philippine Coast Guard Northern Negros Commander Joe Luves Mercurio, tumulak mula sa Bacolod Port ang Passcraft pasado alas 11 ng umaga papunta Iloilo, pero habang nasa kalagitnaan ng dagat, ito ang naka-engine trouble. Hindi naman kaagad na rescue ang Passcraft dahil kumuha pa ng pribadong tugboats ang Philippine Coast Guard na siyang naghila sa Passcraft pabalik sa Bacolod Port pasado alas 3 ng hapon. Ilang pasero ng Passcraft ang hindi naiwasan na kabahan at ang iba ang sumama pa ang pakiramdam na kaagad naman binigyan ng first aid. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Remen. Damo salamat, Albert Hiner. Samantala, sa ating police report, lalaking nahuli sa akto ng pagnanakaw sa isang bahay sa Pangasinan na pag-alamang wanted person pala na imbagabigat Radyoman Badzag Talaw ng IFM Dagupan. Patong-patong na kaso ngayon ang kinakaharap ng isang 31-anyos na lalaki matapos itong maaktuhang nagnanakaw sa isang bahay sa bayan ng Lawak dito sa lalawigan ng Pangasinan at napag-alaman na wanted person din pala ito. Ang suspect na kilalang si Edgar Rayray, residente na nasabing bayan. Ayon sa investigasyon, nakita ang suspect na pumasok sa isang bahay ng isang mag-anak sa kanilang lugar na ipinupuslit ang gamit dito. Nang mapansin naman ng suspect na nakita ito, sinubukan itong tumakas at magkuble at nagtago sa isang sewage canal. Subalit natuntun din ito at na-recover pa ang ilang mga gamit kasama isang unit ng aircon na kanyang ninakaw. Sa ngayon na nahalap na sa kasong robbery ang suspect kung saan na pag-alaman sa investigasyon ng mga kapalisan na wanted din ito at na din sa katulad na kaso ng robbery kung saan lumabas ang warrant of arrest nito nitong buwan pa ng Marso taong kasalukuyan. Sa ngayon ay nasa piitan na ang nasabing suspect. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bads Agtalaw, Tatak RMN. Agyamanak, Idol Bads Agtalaw. Samantala, Philippine Coconut Authority magdadagdag ng mayigit 3,000 hektaryang niyogan sa Central Luzon. Detalye mula kay Rajiman Mike Sigaral, RMN Bataan. Madadagdagan ng mahigit 3,000 hektarya mga bagong niyugan sa gitnang Luzon sa susunod na mga taon. Ibinalita ng Philippine Coconut Authority sa idinaos na 6 Carp Regional Trade Fair sa Markimor sa lungsod ng Angeles, Pampanga. Ayon kay PCA Regional Manager for Regions 1, 2, 3 at Cordillera, Dennis Andres, prioridad ng ahensya na simulan sa 2024 ang pagkapatanim ng mga bagong puno ng niyog sa mga lalawigan ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Zambales. Pinakamarami ang itatanim na mga tall variety ng niyog sa 2,000 hektaryang lupa sa Zambales. Dwarf variety naman ang itatanim sa 1,000 hektaryang lupa sa Bataan. Sa Bulacan may 50 hektarya na lupa sa paanan ng Bulubundukay ng Sierra Madre ang plano ring taniman. Mayroon ding target na taniman ng sa lalawigan ng Nueva Ecija na kasalukuyang iniimbentaryo pa. Tinatayang nasa 700,000 o 700,000 mga puno ng niyog ang may itatanim sa reyon sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tata, RMN. Thank you, Mike. RMN. Sa ating pong balitang pampalakasan, tabla ang laban sa pagitan ng Philippine Asgals at Indonesia sa FIFA World Cup Qualifiers. Sa laban na ginanap sa Rizal Memorial Stadium, nauwi sa 1-1 ang score kung saan unang pumuntos ang Asgals sa pamamagitan ni Patrick Reichelt na o sa 22 minuto ng laro. Bumawi naman ang Indonesia matapos ang break para itabla ang score sa pamamagitan ni Sadil Ramdhani sa 70 minuto ng game. Ito na 15 puntos ni Reichelt para sa Asgals na susubukang pumasok sa 2nd round ng qualifiers. Nabigo naman ang Indonesia kontra sa Iraq sa score na 1-5 habang talo ang Pilipinas sa Vietnam na nagtapos sa 2-0 noong nakaraang Linggo. Ayan na. Ayan na siya. Sino?
At ano ang chismis? Yosa, good morning, Yosa. Magandang umaga, Rajman Aldous. Saka Rajman Sander. Ayan na siya. Ayan na siya. Ang ganda talaga ng intro para sa akin. No? Ayan na siya. O, ito na nga ang aking hatid. Ngayong Wednesday morning, kilig at good vibes ang ihahatid sa baliktambalan ng aktres na si Kim Chu at aktor na si Paolo Avellino. Confirm na kasi na magsasama ang dalawa sa Filipino adaptation ang 2018 King hit K-drama na What's Wrong with Secretary Kim. Agad nag-trending at naging usap-usapan ang anunsyo sa social media kung saan komento at hiling ng mga netizen ay sana mabigyan ng hustisya ang pagganap at karakter ni na Kim at Paolo. Gagampanan ni Paolo ang role na Mr. Vice Chairman na una nang binagbidahan ng Korean OPA na si Park Sun-jung. Habang gaganap naman bilang si Kim bilang Secretary Kim na una nang binigyang buhay ng Korean actress na si Park Min-young. Nakatakdang ipalabas ang naturang rom-com series sa susunod na taon. Ito na ang pangalawang pagkakataon na magsasama si na Kim at Paolo sa isang proyekto. Ayan. Manda si Kim, ha? Abangan natin yan. Pero kasi maraming nag-a-apply dito na pwede daw maging Secretary Kim. Ayan na sila. Sino? Sila. Si Michelle. Nag-aagawan si Michelle. Sino pa? Lahat, pwede. Mga fan kasi yan ng K-drama eh. Ah, ganun? Sila. Ano ba yung K-drama? Korean hotdog. Okay. Korean drama. Ganun ba? Yes. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyasa sa balat ng radyo. Ako si Diyasa yan, Tatak Aramen. At sumayin niyo po ang mga nangunguna mga balita ngayong umaga. Ito po si Rajuman Aljo Bendijo. Rajuman Zander Kayabyab. Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines sa mga balitang lokal. Cebu City Mayor and Leave Michael Rama binusod ang sa konseho sa gisugyot nga supplemental budget karong tuiga. Mga miyembro sa transport group na piston nagsugod na karon og tapok-tapok sa nilaing na mga area dinhi sa Metro Cebu alang silang gilusad nga transport protest. Balita sa sports, Crawford og Spence rematch giluto na. Balita sa showbiz, Chris Aquino nakigbuwag na sab ni Mark Leviste. Kini ang headlines sa mga balita. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. This time check is brought to you by Pag-ibig. Umiibig ng wagas, pero huwag kalimutang ibigin ang sarili. You're worth it. Deserve mo ang pag-ibig. At lalong deserve mo ang Pag-ibig Regular Savings. Up to 25 times more ang pwede mong kitain kaysa sa ibang accounts. Kaya top up na ng monthly Pag-ibig Savings. Visit www.pagibigfund.gov.ph to know more. Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Sa Love Life kinahanglan og diskarte. Sorry, kay naubdan ko og kape. Itimplahan ta kag coffee. Aron husto ang timpla sa diskarte. Kinahanglan og hustong kape. Blend 45. Timplang Pinoy nga barato. Starts at 4 pesos and 10 centavos SRP. Blend 45. Kape sa madiskarte. Timplang Pinoy nga barato ra. Mauna ang Blend 45. Ang kape sa madiskarte. Ang mga mommies, simula pa lang. Sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS. Mare, may new na juicy tang na mas lami daw at gusto sa mga kids. Katong masustansya? Oo! Tang Sweet Orange! Giaang Tang Sweet Orange! Tang gusto sa mga bata! Siksik sa vitamin C, D, and zinc! Sustansya niyang taglay! Giaang Tang Sweet Orange!
Sweet Orange. Mas lami na. Versus the closest powder juice competitor. Siksik pa sa vitamin C, D, and zinc. Versus previous formulation. New Tang Sweet Orange. Na mas lami o mas pinapili na mong mga mami sa Visayas. Palit na! Pili ang mas lami at siksik sa vitamin C, D, and zinc versus previous formulation. For kids, pili ang Tang Sweet Orange. Ano ba ang go bag? Ang go bag o emergency bag ay isang uri ng paghahanda sa panahon ng kalamidad, sakuna at trahedya. Ano ba dapat ang laman ng isang go bag? Maaari itong lagyan ng pagkain, toiletries tulad ng sabon at sipilyo, first aid kit gaya ng alcohol at band-aid, mga survival at technical kit tulad ng flashlight, pito, tali, lighter, at iba pang maaaring gamitin sa panahon ng pangangailangan. Sa panahon ng kalamidad at trahedya, dapat handa ang buong pamilya. Maghanda ng go bag. Isang paalala mula sa Department of Health. Maging handa sa panahon ng sakuna. Maghanda ng go bag para sa bawat miyembro ng pamilya. Ito lang ang maipapayo ko sa'yo. Pagdating sa kalusugan ay di mapapano kahit panahon ay pabago-bago. Alagay protektado sa Thunderbird Electrogen D+. May mataas na level ng electrolytes. May dextrose, multivitamins at glycine. Kombinasyong tumutulong sa pagdepensa sa stress, pagod umulat at sakit. Umaraw, okay lang. Thunderbird Electrogen D+. Depensa sa anumang panahon. Lang. May artista ba? OMG, so great! Great talaga ang Great 0% Interest Festival ng Home Credit. In life goals ka ba for you and for your family? Wow. Laban lang sa Home Credit. Teka, si Maria Rivera yun ah! Ako nga po ito. At saludo kami ng Home Credit sa lahat ng lumalaban para sa life goals. Discover more 0% interest offers from Home Credit at shoppingmall.ph. Download My Home Credit app now. Promo period October 16, 2023 to January 31, 2024. For DTI Fairtrade, permit number FDB 178314 series of 2023. HC Consumer Finance Philippines Inc. TACRED number CS2131354. Certificate of Authority number 1071. An advisory to study the terms and conditions. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Home Credit, laban para sa life goals with Home Credit's The Great 0% Festival. Coco Martin po, at ito naman ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka, ball or bone? Yum yum, yum yum. Walk or play? Yum yum, yum yum. Chicken or treat? Yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng yum yum kesa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA. Sulit at masustansya. Yum yum talaga. Yum yum. Ang choice ng barkada ko. Amoy ko love goodbye na yan sa charcoal fresh ng surf. Damit amoy blooming kahit na ulanin. Amoy ko love goodbye na yan sa charcoal fresh ng surf. Damit amoy blooming sa loob man sampayin. Surf Fab con Charcoal Fresh. May older black power. Kaya from sampay to suot, blooming pa rin ang bango ng damit based on lab tests. Amoy ko love goodbye. Misis, tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pug maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. Pwede mo daw ugog phone, tablet, TV, motorcycle, ug light ace pickup sa Langas Panalo sa Vida. Drink responsibly. Promo runs from March 1 to July 31, 2023. Extended until November 30, 2023. For DOH FDA CFRR permit number 0060 series of 2023. Bye! Always on a long drive? Fly na tabay with Cebu Pacific's direct and sulit flights. Hiya, hi in the sky. Gusto ko mag-travel wa isni. Tupacolo then CDO. Iloilo man. At Davao, it's easy now. Hiya, hi in the sky. Gusto ko, Hayahay in the Sky, fly Tabay! Book now at CebuPacificAir.com. Let's fly everyone. Hayahay in the Sky, Cebu Pacific. Let's fly everyone. Ay, inabuhi. Naunsa ka, hon? Bloated na pugko. Let it out. Ipagawas na. Nag-Quaker 7X ba kakaroon? Suwayi ang Quaker Oats. Abang aron mahilisan, inubanan sa saktong kaon o gersisyo. Lami, aoy! Sustansyado pa. Ang Oats Manggo dun ay 7 times more fiber kaysa long grain na white rice. Maayo, 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 maayo. Kamaayo, yun ni mo. Karuno ka na adlaw. Quaker with 7 times more fiber. Nag-Quaker 7X, baka karun?
aid digestion with Quaker Oats with proper diet and exercise. Hindi basta-basta napapabilib, hindi basta-basta approve, hindi basta-basta ang Pilipino. Pero basta subok na at basta kilala na, tuloy-tuloy na tinatangkilik tulad ng pagpili sa Trust RH Choices this past 30 years. Provider na naabot sa 50% ng contraceptives used in the Philippines. Kaya tandaan, pagdating sa family planning, Trust RH Choices. Mas tinatangkilik, mas pinipili ng Pilipino ang Trust Reproductive Health Choices. Based on a recent contraceptives market overview study. Mga pare, Eddie Bong Plaza ni. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pag-abot sa maintenance, gusto na ko, risko ang baho. Sa akong mga panabong, maong ang pinakalindot, ang pinutos na silyado na isa kakilong Enerton. Risko na isa kilong Enerton? Oo, kada kilo silyado para pirming presko. Sakto ang timpla, busa ang lawas sa panabong nako. Maintenance pa lang, makaprikon na. Thunderbird Enerton, na may away o wala, pirming andam. Mga kasabong, nasayod ba kamo nga Enerton sa Thunderbird? Ang ready-mix maintenance feeds, nasakto ang timpla. Ang Thunderbird Enerton, silyado o presko. Di kalidado garantisadong bahog. Ang manok nga naka-Enerton, himsog na o abtik pa. Mao kini ang gamit ni Eddie Bong Plaza ug sa mga kauban pang champion fighter ug breeder pag-abot sa panabong. Sakto ang timpla ug dinalisod ang manok i-kondisyon. Kay pag-abot sa maintenance, i-Enerton na. Silyado, presko, nakapreko na. Maong sa Thunderbird Enerton, na ay away o wala, pirming andam. Mapalit ang Thunderbird Enerton sa atong mga suking aggregate stores. Mga pare, Eddie Bong Plaza ni. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pag-abot sa maintenance, gusto nako, risko ang baho. Sa akong mga panabong, maong ang pinakalindot, ang pinutos na silyado na isa kakilong Enerton. Presko na isa kilong Enerton? Oo, kada kilo silyado para pirming presko. Sakto ang timpla, busa ang lawas sa panabong nako. Maintenance pa lang, makaprikon na. Thunderbird Enerton, na may away o wala, pirming andam. Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733. Akala ko nangangati lang. Yung pala, sore throat na. Akala ko pasok sa budget yung gamot. Yung pala, ang mahal. Branded pa rin binibili mo. Pag sore throat, may RiteMed Hexetidin para dyan. Meron? Di ko inakala. Meron palang choice over branded na gamot? Huwag tiisin ang sore throat at mahal na presyo ng gamot. Hanapin ang check ng RiteMed Hexetidin. De kalidad, abot kaya. Pag may check, that's RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor. At oras karon alas 7:42 na. Sa dili pa, sa detalye sa itong mga balita, ito nang unahon, pag-check ito mga kaabanan sa Research Department para masayra na ito ning atong dugang mga mapalipayan ni mga orasa kinaabtan nga naminaw sa DYHP. O ba nila ni kasamang Lailin Rabanes Ariganas o kasamang Julius Balili? Kasamang Lailin, maing buntag! Yes, mayong buntag kasamang Rajuman Ken. Mayong buntag sa tutarang suking ting paminaw na itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Dinlay na usab ang mga maswerteng makarawat sa itong mga pahalipay nga bugas o chorizo. Yes! Isip na salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Christina sa Holpa. Yes, sila na tagbigi. Mary Jonalyn Sabilian, Vicky Solon, Elisa Dibalcos, Rosinda Libod-Libod, Vigit Ochea, Pagkakan, Pagkakaroon ang sa ikasinggit ninyo sa DYHP. Salamat sa DYHP! Kasamang Juicy Posquehano, kasamang Julius Balilugay Dubi sa 93.9 IFM, kinisi kasamang Lailin Rabanes Arigadas, DYHP Tatak, RMN. Yeah!
Salamat kay kasamang Lailin Raban sa Rigadas. Congratulations sa tunduga mga winners ni mga orasa. O garo sa litali na sa ato mga balita, Cebu City Mayor on leave. Michael Rama bidusod ang atos konsehos kung giproponer ng supplemental budget nining tuiga. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos. TYHP, Tatak, RMN, Report. Giduso na ni Cebu City Mayor on leave Michael Rama ngadto sa konseho ang giproponer ni ining supplemental budget kun SB2 nining tuiga. Kini pag-usab sa local finance committee, pinangaluhan ni City Budget Officer Jerome Castillo. Matud ni Castillo, ang proposed SB2 mukatiran og 334 milyon pesos. Labi na kung pahati ni Ringos Castillo, gagayahin alang sa tag 35 mil pesos ya Christmas bonus mga kawanis kagamhanan sa dakbayan. We allocated 175 million for the 35,000 financial benefits sa employees. Si Attorney Jerome Castillo, siyang mahin, now si Acting Mayor Raymond Garcia, ngadaliun sa konseho ang pagpalabang sa proposed SB2. They will deliberate on this as fast as possible kay para ma-release na natos mga empleyado. Si Acting Mayor Raymond Garcia, lakip sa sources of funds sa proposed SB2, mao ang gi-realign yung mga budget appropriations ng tuiga o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Subukan na ang San Miguel Animal Healthcare V-Line para sa alagang baboy at manok. Multi-V, pampalusok, Elec V, Electrolyte Booster, Amoxil V, laban sa impeksyon, Doxa V, kontra pneumonia, Para V, para sa lagnat. San Miguel Animal Healthcare V-Line. Subuk na, abot kaya pa. Must be prescribed by a veterinarian. Multivitamins is a generic name of Multi-V. Electrolyte is a generic name of Elec V. Amoxicillin Trihydrate is a generic name of Amoxil V. Doxycycline Hydrochloride is a generic name of Doxa V. Paracetamol is the generic name of Para V. Subukan na ang Multi-V, Elec-V, Amoxil-V, Para-V at Doxa-V. Yan ang San Miguel Animal Healthcare V-Line. BMEG Vet Approved. Sigurado at abot kaya. Ingon nila, know your worth. Sa dili pa mahigugma sa uban, higugma unang imong kaugalingon. Maong ako, magtigom og pag-ibig para sa akong kaugalingon. Pag-ibig Regular Savings, hangtod sa 25 times more ang kita sa Pag-ibig Regular Savings versus other savings accounts. Ug ang contributions nimo, tigom nimo. Mas dako ang contribution, mas dako ang tigom. I'm getting the Pag-ibig I deserve. Pag-ibig Regular Savings, top up na! Umiibig ng wagas, pero huwag kalimutang ibigin ang sarili. You're worth it. Deserve mo ang pag-ibig. At lalong deserve mo ang Pag-ibig Regular Savings. Up to 25 times more ang pwede mong kitain kaysa sa ibang accounts. Kaya top up na ng monthly Pag-ibig Savings. Visit www.pagibigfund.gov.ph to know more. Sometimes you just want a drink that's easy, convenient, with no fuss. Something... San Mig Hard Seltzer. The easy-to-drink citrus fusion made from sparkling water, light and refreshing, with a kick in every sip. With natural fruit flavors, zero sugar, zero preservatives, no frills, all fun. San Mig Hard Seltzer, as easy as one, two... A product of San Miguel. Drink responsibly. Now at convenience stores, groceries, and supermarkets or at www.smbdelivers.com. Try it. Drink responsibly. Anak, ni kauna ka? Pumala imong homework? Si mama, samo ka ayo? Maampingon lang. Pero pag mamugat akong pamati sa akong period, siya ang ma-saligan. Pareha sa Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Mahaba ang pad, aron malikayan ang malapsan. Malambot na abay free pad. Ma, love you po. Charmy Cottony Napkin for heavy flow. You can count on me. Promo runs from September 16, 2023 to September 16, 2024 per DGI Fair Trade Permit number FTEB174762 series of 2023. You can count on me. Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Hi, this is Joshua Garcia. And Andrea Villantes for Rexona. Minsan, may mga nagpapastop sa atin. Pag di confident sa biritan, Napapastop. Pag nandyan si crush, Hi. Napapastop. Pag may pawis sa commute, Bayad po. Napapastop. Ganyan talaga pag di protected against sweat and odor. Hindi lang with ordinary soap, kulang. Pero sa Rexona, unstoppable ka. Get unstoppable protection with daily use. Sa number one day lotion ng bayan. 8 pesos SRP lang.
Nagpagong sa baskilobhong adlaw, ligo lang sa ordinary soap, kuwang. Kuha ang Unstoppable Protection pinagi sa paggamit sa numero unong deo lotion ng bayan, Rigzona, 8 pesos SRP lang. Palit na sa suking tindahan. Gusto ba nimo may himong gwapo? Pero single forever. Oh, pangit. Pero na ay uyab. Kalisod mo pili ang Bingo Double Chocolate na choco sarap sa humutog lami. O Bingo Orange, katamis na naisakto nga asim twist. Lami, bisan unsa ang choice sa Bingo Cookie Sandwich. Bingo sa fun flavors, ma-orange o double choco man. Sulayi ang Bingo. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Pabili po ng gamot sa sipon, tsaka sa lagnat, headache, at body pain. Wais tip! Imbis na paisa-isa ang gamot, Wais! Mag-BioFlu! Sintomas ng flu, kaya all sa 8 pesos SRP. 8 pesos lang? Wais niya! BioFlu na lang po pala! Unilab yan! Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, brad! Limang piso lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Tingo ni Lola, huwag mahiyang magtanong at hanapin na check. Sa pagpalit og vitamins o tambal, ginasiguro na ko nga naay check. Kung ang gipangita kay maayo. Kung naay check. That's the right way. Kung naay check, that's right, man. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, this is Joshua Garcia. And Andrea Villantes for Rexona. Minsan, may mga nagpapastop sa atin. Pag di confident sa biritan, sorry. Napapastop. Pag nandyan si crush, hi. Napapastop. Pag may pawis ako nyo, ay, bayad po. Napapastop. Ganyan talaga pag di protected against sweat and odor. Higo lang with ordinary soap, kulang. Pero sa Rexona, unstoppable ka. Get unstoppable protection with daily use. Sa number one deal lotion ng bayan. 8 pesos SRP lang. Nagpagong sa baskilobhong adlaw, ligo lang sa ordinary soap, kuwang. Kuha ang Unstoppable Protection pinagi sa paggamit sa numero unong deo lotion ng bayan, Rigzona, 8 pesos SRP lang. Palit na sa suking tindahan. Giling at portion na ito sa said liniment mga higala. Mahigala ang nailanak ayong epektibo nga liniment sa mga masa. Nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini karon mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo. Ang imong katambayayong sa tanang kapait sa imong kinabuhi, sama sa arthritis, rheuma, panuhot, buton sa tiyan, pinaakan sa lamok o mga insekto, kagid-kagid, kuto o lusa, pwede usab kini gamiton sa paso, aron dili na kini makahubag pa. Sulbad na kana sa said liniment oil. E kalimot ha, said liniment oil ginama sa said pharma o aprobado sa Food and Drug Administration, giapod-apod sa said marketing, tatak magaling. As kangilngiga. Mga kaigsunan, no? Mapalit na ang said liniment oil sa tanang mga branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, Josh Pharmacy, sa Kawayan Masbati, sa Carlo Marketing sa Olmok Usamba, sa Roosevelt Drug sa Batulete, o sa tanang butika sa inyong mga lugar. Atong oras karon, alas 7:52 na. Parayon ta sa ito mga balita, ang COMELEC na nawagan ni ato mga nagpapili sa miaging barangay o SK election nga magbatirod anon sila nga pagduso sa ilang mga sose nga nakabutang yun dito ang sakto. O may husto nila nga kontribusyon o galastuhan itong nakalabay nga pinili ay kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso. TYHP Tatak RMN Report. Nanawagan si Commission on Elections kun COMELEC Chair George Garcia sa mga politiko nga nagpapili atol sa barangay ug sangguni ang kabataan kun SK election sa Subo nga mahimong honest sa mga reports niini sa gipanggasto atol sa eleksyon. Si Garcia formal nga mibisita sa Subo alang sa exit conference sa Rion 7 nga gipahigayon sa Capitol Social Hall subay kini sa bag-o lang natapos nga BSKE.
Tuyo sa commissioner nga maminaw sa mga sugyot o mga planong pagpalambo sa mga paagi aron nga mahimong hapsay o hamugaway ang mga musulod nga piniliay. Gipasalamatan usab niya ang tanang naglangkob sa hapsay nga pagpahigayon sa eleksyon sa Sugbo, ingon man sa tibok rehiyon ilabi na sa mga dapit nga bantayanan. Subay ni inig kay pahinumduman usab niya ang mga sugboanong politiko nga dili magpalingog-lingog sa awhag sa buwatan sa pagduso sa ilang statements of contributions and expenditures kon sose sa Nobyembre 29. Yung iba dyan, magdadalang isip ako magpa-file or hindi. Alam nyo, kung ito yung pangalawang beses nyo na hindi makakapag-file yung sose, kung hindi kayo nakapag-file yung 2018 barangay SK elections, tapos ngayon hindi pa rin kayo nakakapag-file sa election na ito, then kayo po ay perpetually disqualified to hold public office. Si Commission on Elections kon COMELEC Chair George Garcia, iyang giduga nga ugaling dili makasumiter sa sose, mahimong mag-atubang og kasong administratiba nga dunay katumbas nga mga penalties. Hangyo niya sa mga politiko nga mahimong honest sa kun pila ang nagasto atol sa kampanya o sa kinitibukan, mahimo usab nga ilakip ang pagsumiter sa report sa mga nasubra tungod sa mga donations basta mubayad lang kini sa income tax sa Bureau of Internal Revenue kun BIR. Kaya, again, mag-file ng sose at at the same time, maging honest. Kung ano yung tamang ginasto sa ilagay, kung may sobra sa mga naibigay, dahil mga donation, okay lang na i-report. Kasi sabi naman ng BIR, pwedeng i-report siya bilang income, magbayad ka lang ng income tax. Si Commission on Elections kun COMELEC Chair George Garcia. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajuman, RV Velocity, UHP, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide. Kapare, Eddie Bong Plaza ni. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagabot sa maintenance, gusto nako risko ang baho. Sa akong mga panabong, maong ang pinakanindot, ang pinutos na silyado na isa ka kilong Enerton. Risko na isa kilong Enerton? Oo, kada kilo silyado para firming risko. Sakto ang timpla, busang lawas sa panabong nako. Maintenance pa lang, makaprikon na. Sa Thunderbird Enerton na may away o wala, firming andam. Network nga naisulit promos, TNT na. Anay TNT Afford the Loads. Pareha sa Surf Saya 20, nga anay 300 MB data plus 150 MB kadadlaw para sa FB, ML, TikTok o unli calls and texts to all. Palhin na sa TNT o magload na sa smart app or i-dial *123#. Terms and conditions apply. See TNT website for details. TNT Surf Saya promos run from March 10, 2023 to May 31, 2023. Extended until November 30, 2023. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 162735 Series of 2023. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky Years. Ito lang ang may Pigro Builders. Husong sa nutrients. Tingin to timbang, Certified Guapig. Noon hanggang ngayon, labang ka sa malaman. Pigrolac. Ang miinom og vitamin B sa Parex, Parexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and exercise, tabang aron ikaw sa pangalay, tuslok, bilhod o pagbalik niini. Parexcited. Parex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Parexcited. With Dito Mobile, ang 99 pesos mo, 30 days na. Get 7GB data plus calls and texts when you subscribe to Dito Level Up 99. May only Dito to Dito video calls pa for Dito compatible phones with no data charge. Available in key cities and municipalities. To learn more, visit dito.ph. Level Up promo runs from September 1, 2023 to February 29, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 173582, Series of 2023. Mga kasama og mga idol, atangi ang Orange Blast sa merienda kauban ng Tang Sweet Orange karong Nobyembre 24, gikan sa alas 2 hangtod sa alas 6 sa hapon. Adunay mga papremyong hatod ang Tang Sweet Orange para sa mga bumisita og mutubag sa mga simpleng duwa sa Tang Sweet Orange area. Adto na og himo ang refreshing pa ang merienda, ang Orange Blast sa merienda. Giatud kani sa Tang Sweet Orange. Tang Sweet Orange, mas lami og mas kinapili og sa RMN Cebu DYHP 612. Sa labas, dapat dobleng proteksyon, mask at
stay shield. Sa loob ng bahay, double protection pa rin. Everest, ang aircon namin. May healthy air filter at UVC sterilizer. Kaya double protection. Everest Aircon Breathe Series with breakthrough UVC sterilizer. Deep cleanses, sanitizes air from viruses, germs, bacteria. Everest Aircon Breathe Series. Safe, clean, healthy air for the family. Kaya mag-Everest Aircon na kayo. Everest Aircon Breathe Series gives you double protection with healthy air filter and breakthrough built-in UVC sterilizer. Safe, clean, healthy air for the family. Available in all leading appliance centers nationwide. Sports ngayon. Atong balita sa sports, yatod karon sa atong sports analyst, international boxing judge, kasamang Edward Liga sa linya na turon. Kasamang Edward, may buntag. Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Giluto na ang rematch tali ni Terence Crawford o ni Errol Spence Jr. Mao kini ang gipahibaw ni Crawford sa miaging adlaw. Nagkanayon si Crawford nga iyang priority ang pakig-rematch ni Spence Jr. Bisan pa man o kung gusto kini musaka o timbang gikan sa 147 adto na sa 154 pounds, walay problema si Crawford. Iyang miklaro siya nga iya kining gihatagan og kahigayunan si Spence Jr. nga makigrimat tungod kay mausab kini ang naghatag niya kahigayunan na mailog ang tulo ka bakos nga gigunita ni Spence kani adto ang IBF, WBC ug WBA. Ug karon na tulo na lang usab ka bakos ang gigunita ni Crawford, human ang IBF gilangkatan siya sa IBF tungod kay wa siya makiga sukmagay o makig-away ni Jason Innes nga maoya champion na karon sa IBF. Si Crawford miduga nga human sa rematch unya ni Spence sa yung bahin sa sunod tuig, posible ang mangita na siya og lain nga sunod unya niya nga makontra kung mudaog siya ni Errol Spence Jr. kay inumduman niya ni adtong Hulyo 29 karong tuiga, katulo gipakamang o gipaundang ni Crawford si Spence Jr. aron mahimong usa sa gitawag nga unified o undefeated welterweight champion sa tibuok kalibutan. Kini atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, adunay superior antioxidant na mo'y nagprotekta sa mga selyula, apil na mga skin cells, nagipagrabi kini sa pollution, uberase, pag-inom sa mga alak na makaubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit, mutumaw ang mga dark spots o uban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500, nindot usab. Ang DTX 500, kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.1 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500, nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatap! Amen! Atong balita sa sports, gikan ni Radiman Edward Ligas, may kompleto sa itong mga balita nini mga orasa. Atong oras, alas 8.02, standby ha mo, padangat lang og pipila ka mga commercials. Kunya, mabati niyo pagbalik sa attorney Rufil. Yes, Randy, gets kita. Gets mo ko. Tara, ang consolite tayo. Gets ang lasang hanap mo. Hanap ko yung di sakit sa ulo. Hanap natin light, Alfonso. Gets
responsibly. Alfonso Light, also available in 500 ml for only 140 pesos SRP. Drink responsibly. Mare, may new na Juicy Tang na mas lami daw at gusto sa mga kids. Katong masustansya? Oo! Tang Sweet Orange! Iaang Tang Sweet Orange! Tang gusto sa mga bata! Siksik sa vitamin C, D, and zinc! Sustansya niyang taglay! Iaang Tang Sweet Orange! Mas lami na versus the closest powder juice competitor! Siksik pa sa vitamin C, D, and zinc! Versus previous formulation! New Tang Sweet Orange! Na mas lami o mas pinapili na mong mga mami sa Visayas! Palit na! Pilia ang maslami at siksik sa vitamin C, D, and zinc versus previous formulation. For kids, pilia ang Tang Sweet Orange. Love, ano gusto mo? Orange? Ay, ang sweet ng master ko. Eh kung strawberry. Ay, ang sweet-sweet naman. Kung bubblegum kaya, gusto mo? Ay, ang sweet-sweet-sweet mo. Alam ko na, imported chocolate. Ang sweet-sweet-sweet-sweet mo talaga. Para mas fun ang samahan, gawing mas sweet ang kalawan. With scented trust condoms, orange, strawberry, bubblegum, and imported chocolate. Try them all. All? G tayo dyan. Sa trust, abot kaya ang ligaya. Bili na ng sweet scented trust condoms. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate na ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan ng naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Download na ng Bingo Plus app now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pangalawang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 5, Talata 17. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Kaya bubbly sarap for everybody. Hi, this is Ivana. Gusto ng masarap na ulam pero di kayo ng budget? Mag-555 tuna! Bumigay ka na! It's the affordable 555 tuna! May sarsa tuna at kulay pa! It's delicious na! It's the affordable pa! Bumigay ka na! Sa 555 tuna apritada, sisig at spicy caldereta! ₱28.45 lang SRP. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of mojito, margarita, gin pomelo, and light gin. Drink responsibly. Oh, nak, kasayo. Busy dayon. Good morning. Good bagyod. Nag-Quaker 7X baka karon. Suwaye ang Quaker Oats to help power up your day. Inubanan sa saktong kaon o ehersisyo. Lami agud ini. Plus, oats have 7 times more fiber kaysa long grain nga white rice. Aron kanunay. Good morning! Karon o kada adlaw. Quaker with 7 times more fiber. Nag-Quaker 7X baka karon. Help power up your day with Quaker Oats with proper diet and exercise. San ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino? Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo? Yan ang Tanduay, world's number one rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Pwede mo doog o kwarta na hangtod 50 mil pang kabuhayan sa... Langas pa!
Drink responsibly. Promo runs from March 1 to July 31, 2023. Extended until November 30, 2023. Purdue UH FDA CFRR permit number 0060 series of 2023. Hindi basta-basta napapabilib? Hindi basta-basta approve? Hindi basta-basta ang Pilipino? Pero basta subok na at basta kilala na, tuloy-tuloy na tinatangkilik tulad ng pagpili sa Trust RH Choices this past 30 years. Provider na aabot sa 50% ng contraceptives used in the Philippines. Kaya tandaan, pagdating sa family planning, Trust RH Choices. Mas tinatangkilik, mas pinipili ng Pilipino ang Trust Reproductive Health Choices. Based on a recent contraceptives market overview study. Pasko na! Gusto mo orange? Ay, ang sweet ng Mr. Ko. Eh kung strawberry? Ay, ang sweet-sweet naman. Kung bubblegum kaya, gusto mo? Ay, ang sweet-sweet-sweet mo. Alam ko na, imported chocolate. Ang sweet-sweet-sweet-sweet mo talaga. Para mas fun ang samahan, gawing mas sweet ang kalawan. With scented Trust condoms, orange, strawberry, bubblegum, and imported chocolate. Try them all. All? G tayo dyan. Sa Trust, abot kaya ang ligaya. Bili na ng sweet scented Trust condoms. Hello? Eh, ang sakit. Bakit? May problema na naman kayo ni John? Hindi. Dysmenorrhea, toothache, tsaka migraine. Ah, pag ganyang pain, may right meth-mefenamic acid para dyan. Meron? Di ko inakala. Pwes, break na tayo, mahal na presyo. Kaya hanapin ang pinakabinibili na mefenamic acid. RightMed, de kalidad, abot kaya. Yung may check ang RightMed, di ba? Check ka dyan. RightMed mefenamic acid. If symptoms persist, consult your doctor. San ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino? Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo? Yan ang Tanduay, world's number one rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tungan tanan. Ubo. Sipon. Lepad sa ulo. Pildi tanan sa todo lakas sa tuseran. Ubo. Pildi. Sipon. Pildi. Lepad sa ulo. Sa tuseran. Pildi. Bisag tungan tanan, pildi tanan. Sa todo lakas sa tuseran forte. Works in as fast as 15 minutes. Relief lasts up to 6 hours. Tuseran forte. Labyan. Dextromethorphan, HBR, phenylpropanolamine, HCL, paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Network ganay sulit promos, TNT na. Ana ay TNT afford the loads. Pareha sa serve saya 20, nga ana ay 300 MB data plus 150 MB kanadlaw para sa FB, ML, TikTok, og only calls and texts to all. Paalhin na sa TNT og magload na sa smart app or i-dial *123#. Terms and conditions apply. See TNT website for details. TNT serve saya promos run from March 10, 2023 to May 31, 2023. Extended until November 30, 2023. Pwede TI Freight Trade Permit Number FTEB 162735 Series of 2023. Si Marian Rivera po ito. Saludo po ako sa lahat ng lumalaban para sa Life Coast, lalo na ngayong Pasko. Para sa lang para sa Life Goals with a great 0% interest festival. Discover more 0% interest offers from Home Credit at shoppingmall.ph. Download My Home Credit app now. Promo period October 16, 2023 to January 31, 2024. For DTI Fairtrade, permit number FDB 178314 series of 2023. HC Consumer Finance Philippines Inc. Tax number CS2131354. Certificate of Authority number 1071. Advisory to study the terms and conditions. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Home Credit. Laban para sa Life Goals with Home Credit's The Great 0% Festival. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate na ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo. Habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush! Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app. Now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Download na ng Bingo Plus app. Now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pag kumpleto ang tropo ko, ang inuman, pwedeng kwela.
pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Ako si Margie May B. Estuaria, public school teacher. Katong burus ko, na ay panahon nga naragid ko sa higdaanhan. Nikonsulta ko sa akong OB. Unya, gipasabot niya kung anong calcimate iyang gihatag nako, nganong hemorrhoid FA o kung unsaon nako pag-atiman akong kaugalingon. Para nako, ang pag-atiman sa Unilab, commitment good. Kung wala ni, di ko katabang sa akong anak o sa mga sunod pang henerasyon. Alagang Unilab yan. Minerals plus cholecalciferol. Vitamin D3 is a generic name of calciumid. Iron plus vitamin B-complex plus folic acid is a generic name of hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! The attorney, Rufil Fernandez Bani. Atong atak na alas 8:14 na mga higala. Subanuban karon nato sa atong tulumanon o inyong tulumanon. Straight to the point. Ato tagad pagtagad una mahigala na itong mga reports kanon itong kaubanan sa dili patama ito itong mga issues mga sukit ni Paminaw kay doon naman mga higalay mga kung saan ito ang situational report kay karong adlaw doon ay transport strike nga ipahigayon ang grupong piston sila mga higala maoy nagpasiugda ito milabay mga adlaw man to mga higala mo simpatiya ang mga driver sa Sugbo no unya karon matod pa mga kaigalaan dunay mga pagpahigayon ining transport strike mga sukin ti Paminaw. So ato ning hatagan og pagtagad sad kay mura og mapiktaran bakha ang mga pasada rong panahon. Nya taw-taw dato sa hatagan pagtagad mahigala kay dunay issue labot ining raid nga gihimo sa NBI ni ang mga higalay gi ilan ning negosyo pamaagi ni sa negosyo mga kaigalaan nga mag sex mga higala sa live streaming, ha? Kuyawang negosyuhaan ni Kay, ha? Mag-hilawas unya i-live streaming. Yagita na kita katawa, mahigala, pero sakspan yun, ha? Nasakspan yun sa taga-NBI, mahigala. Ato ni tagag pagtagad unya nga tutaon. Pero sa dilipatos ang i-check ang ato mga higalang situation report, gikan sa gawas atong kumustahon mga kaigalaan ang transport strike. Nakapiktar ba ni or wala ba? Dito sa mga kalsada. At sutuloy niya karoon sa kasamang Binje Tanghian. Yes, kasamang Binje. D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report. Yes, Jit? Yes, Atty. Rufil. Yes, Atty. Rufil. Okay, go ahead. Go ahead. O sa may gisinggit nila, Jit? So, nini mga oras sa live dati rin. Sa may... Oh. Basura ko no ang prangkisa Atty. Rufil. Oh. Mm-hmm. Oh. Okay. So diya karon ato mahinabi Atty. Rufil na dihudong na siya sa iyahang pagtabi si Sir Aldo Sirat ang spokesperson sa Piston Cebu anini nga mga orasa Atty. Rufil. Sir Aldo si Atty. Rufil Banyok sa DYHP Arimen Cebu. So kini unsang orasa nagsugod ang inyong pagpahigayon o paglusad sa inyong lingog protesta? Unang una nilawayong muntag o sa sigutanan sa nagsugod na po sa maong protesta sa maong strike ron. Naglilain nga matag-ilukuin. Nagsugod kita kasama ng Rufil pag alas 5 sa puntang karong nga adlaw. O gutom kini, karong alas 5. O padulong kami sa LTPRB para dito na po magtapok ang naglilain nga sektor para iduso na po dito sa LTPRB ang among panawagan. Dahil sa tanan, sa PO Babies Out. So kanini Sir Gi, kini mo ni unang hugna ang kaning mga nisalmot karon sa inyuhang gihimo nga lihok protesta si kinsa man ning uban nga nadalag mga placards. Ah kini no na, sa naglalain nato nga mga chapter sa sulod sa Piston Cebu ay taga Tamiya, Kalamulapo. Oo. Oh. Ay taga Mabulo, ay taga Katedral nga nagbiyahe. So kini among kini gibenbahin para adunay mga tutuwid sa matag area diri sa Mandawi o sa Cebu City. Sa so, mga drivers din sila sa mga traditional ato ni kini halos-halos kini mga driver kay kini issue sa particular sa driver ni o nikoyok ang naglalaing sektor para suportahan ang maong problema dinhi sa sigutanan sa transport. Nakita na ko sir nga murag dunay mga estudyante nga ni appeal unsa ilang kalimbigitan nining inyohang pag pagawas karon sa inyohang gobyerno.
Ang una, no. Anong adunay mga kasintihan karon ng support kay sa ito, sa relikan, dili lang ang transport ang mga driver kung ito na mabiktuhan ninyo. Dili, ang mga driver, ito na yung anak ng kasintihan ito. Nagkikita sa lalain ng personal. Una nga, asamkan sa mga estudyante nga nakita nila nga sinihang lang yung supangahan ang transport sa ngayon. Apil ani Mr. Silat. Ang mga driver karon sir sa nikuan lang sa nikuyog na po. Naas mga 300 plus sir. 300 plus. Okay, pila ka mga organizations tanan ang apil nga ni simpatiya ninyo ron? Karon sir, pakita na to sir nga mo suporta ang naglalain nga sektor sir para makita sa atong gobyerno ang dili makitawhan to nga mga pulisya sa pinasugdanan sa transport. So dili lang na sa piston kini sir ang kuyo pero adunay lain sa mga grupo na suporta base sa mga panagisgot na wala pa na mga sa strike sir. Kining SUV face out apil ni sa isgutanan sa pagsulbad kuno sa trapiko sa atong syudad. Unsa may imong suggestion? Panalitan kung walay face out. Aga na sir no. Sa among pagtanaw na sa piston dili ka na tinuod nga usa sa pagkuan sa traffic atong nasod kay atong makita karon atong ni Robil Banyo ka ang traditional nga jeepney dugay ra nga nagdagan din sa atong kadalanan. O makita na to nga wala man makatrapik atong mga traditional nga jeepney. Ang nakita na to karon Rubel Banyok nga tungod sa nagkalilain yung mga nanagan sa itong kalsada
usa ka na naka-traffic. Ang modernization program, Atty. Robel Banyo, kamong nakita ang dili kini para sa katawang Pilipino, kung dili kini sa para lang kini sa mga nagharing hutong nga naglingkod diha sa gahom. So unsa may epekto aning inyong mga POV nga mga traditional kung ma-implement na kining BRT? So mao kini usa ang BRT Atty. Robel Banyo usa kini sa among nakita nga sa dagway sa jeepney bisag nga naman kay kung magsugod na ang BRT asa naman pa dong ato mga jeep diha nag-agi sa ruta sa Jones nga maigo sa gitugon nga BRT. Ang dakong epekto ni Atty. Robel Banyo nga kung magsugod na ang BRT, daghan ang ma-dislocate ng mga driver dinhi sa Cebu Atty. Robel Banyo. Unya kining BRT asa pa dong ato mga driver nga ma-dislocate, padislocar nga diha nang gidebuhi sa kadalanan. Oh, so atong isgutan ang realidad kay sige na magtukod gyud ang BRT, di naman kapugngan tingali ni unsa man inyong mga suggestions ngadto sa gobyerno o mahitungod ani. So, una-una Atty. Robel Banyo, dapat nang tanaw sa pag-implementar nila sa maong programa sa BRT, ilang tangitanaw asa padulong ang ato mga jeep hang adha nagruta ni agi sa BRT sa Jones nga maigo sa maong programa. So, kung makita karon ang epekto sa mga driver. So, libo-libo na ang nawadag way trabaho karon. So, mapunan niya og libo-libo sa mga driver na to nga mapuno na wala na sa trabaho ato ni Robel Banyo. So, naa naman ang BRT yun. Mula di naman ni kapugnan. Ilan naman yung implement. Na naman ang itong kwan. Traffic binay kaya ni is pagkakaroon ka nagsiging tukod na. So, sa ito pa, wala na tuloy-tuloy na gina. Unsa may pamaagi sa inyong grupo ron nga kinini ang at least madili po mo mapiktaran na sa gayo. Unsa inyong mga proposals? Ang among mga demanda na ito ni Robel Banyo na dapat imuan nila og lakang nga adunay pangidabuyan or tagaan nila saktong ruta ang atong mga traditional nga jeepney kadiha na igo sa LTFRB sa maong BRT. Tagaan nila subsidy ang atong mga operator og mga driver para na adunay pangidabuyan ang atong mga driver nga mawad maigo sa maong programa. Ikatulo Atty. Robel Banyo nga kanang ilang klarohon ang katawhan nga naigo sa maong programa nga dili nila inuput doon pagpaagi diha sa BRT. Kung dili, maghimo sila og mga pamaagi. Kaya ang mga nag-agi diha sa BRT, ilang mahatagan og saktong ruta para dili mawadaan sila ang pangidabuyan. Kinindi ang paghimo sa BRT, wala mo tagai og ruta ang traditional jeepney nga kanang at least dili mo manara po inyong kabihayan ba? Bisa pa man og ma-implement ang BRT? Oo na, Atty. Nino nga. Dapat nung sa pag-implementar sa maong BRT, dapat naanta na kini public hearing pero apan ang transport labi na sigutanan sa grupo sa piston wala kini ni patawag og public hearing para ang transport maka suggest ngadto sa maong programa makahatag og ideya para asa na to ibutang ang mga ruta sa mga nabiktuhan nga mga driver nato Atty. Robel Banyo. Kining mga modern jeep sa to pa mura og dakong kompetensya ni para ninyo Aldo. Kini Atty. Robel Banyo, dili mi moingon nga kompetensya na mo ang mga modern jeep Atty. Robel Banyo kay tungod nakita man namo sa labi na sa administrasyon ni Marcos karon nga ang BRT padaganan lang gyud sa bus og ang mga modern jeep dili sa siya exemption sa maong peace out kay tungod sa administrasyon ni Marcos ang gusto sab niya mga electric jeep Atty. Robel Banyo. So kining unsa man inyong para ninyo sa may suggestion niyo kung walay face out sa POV ang uban mga tiguang na kayo antod kanus aman nga pwede siyang padaganon sa kalsada para ninyo. Ang amuag yung demand Atty. Robel Banyo kitanan sa transport labi na sa tong mga traditional nga jeepney nga i-rehab na tong atong mga traditional nga jeepney kay ano ligon kayo ang atong mga traditional nga jeepney o dapat rehabilitasyon o isulpan nini o gusto sila Europor ang atong mga traditional nga jeepney busuko lang atong mga operator mga driver nga ilisan ang atong mga makina para pagmoderno dili kay ipisaot ang atong mga jeep. Kay di man malikayan jud nga nganas kalsada na iban mga traditional jeepneys nga 20 30 ka tuig na nga nagdagan sumura og kanana ang uban mura og daan na gyud kayo. So yung suggestion ani nga ilisan nang o makina or unsa ba ka basta di lang gyud tangtangon.
Bawa nga mong ginusuwato ni Robel Banyog ang rehabilitasyon sa atong mga tradisyonal nga jeepney. Okay. Sige, Aldo, salamat guys. Maghatag panahon. Namo doon sa DYHP o sa IFM. Mayong mo taga turn event. Salamat guys. Panahon mo. Okay. Atore Rufel, no? Sa moto si Sir Aldo. Jay, ako kamalikan kung totoo, Jay. Standby lang sa. Ato si Panangat, ang pipila ka mga Mindanao pinomdom. Pero from time to time, ako kamalikan kay unsa ka ipikto ining maong transport strikes pagkakaroon ning atong Dakbayan o ni atong Metro Cebu area. Okay, standby, Jay. Standby sa atong pagbalik. Alas 8:28 na. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kuwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Hi, this is Joshua Garcia. And Andrea Villantes for Exona. Minsan, may mga nagpapastop sa atin. Pag di confident sa biritan, Sorry. Napapastop. Pag nandyan si crush, Hi. Napapastop. Pag may pawis sa commute, ay, bayad po. Napapastop. Ganyan talaga pag di protected against sweat and odor. Higo lang with ordinary soap, kulang. Pero sa Rexona, unstoppable ka. Get unstoppable protection with daily use. Sa number one deal lotion ng bayan. 8 pesos SRP lang. Nagpagong sa baskilo bahong adlaw, ligo lang sa ordinary soap, kuwang. Kuha ang unstoppable protection pinagi sa paggamit sa numero unong deo lotion ng bayan, Rigzona, 8 pesos SRP lang, palit na sa suking tindahan. Unsaon ko man ipag-maintainar sa saktong timbang ug saktong nutrisyon, labi na sa panahong buntis ko ug inig panganak. Unsa man ang mga sustansyang kinahanglanon nako aron mahimong kusgan, himsog ug abtik. Nganong kinahanglan man ko makaon og prutas, utan ug uban pang masustansyang pagkaon samtang bata pa ko. Unsa man ang practical ug sakto nga kinaon aron ma-maintainar ang saktong nutrisyon? Sama para nako nga senior citizen na. Lain-laing pangutana bahin sa saktong nutrisyon? Kami bahala na. Lain-laing issue bahin sa sakto, igo o masustansyang kinaon? Amo nang aksyonan. Hatod sa National Nutrition Council sa Department of Health, ang bagong programa sa radyo. Ang nutrition mo, sagot ko! Nutrition mo, sagot ko! Kuyugi sila NNC Executive Director, Assistant Secretary Doc Apet Dayang Hirang ug si Zander Kayabyab. Uban pa ang guest experts sa pangistorya bahin sa mga isyong pangnutrisyon ug kung unsaon kini pagsulbad pinaagi sa epektibo ug baratong mga pamaagi. Nutrition mo, sagot ko. Diri ra na sa RMN stations nationwide. Matag Biyernes, alas 11:30 sa buntag. Nutrition mo, sagot ko. Hatod ganinyo sa National Nutrition Council sa DOH. Nutrition mo, sagot ko. Nutrition mo, sagot ko. Umusapang may aksyon para sa'yo. Tikman ang sarap ng Royal. Ito ang number one flavored soft drink ng Pinas. The true flavors of mojito, margarita, gin pomelo, and light gin. Drink responsibly. Bye! Always on a long drive? Fly na tabay with Cebu Pacific's direct and sulit flights. Hiya, high in the sky. Gusto ko, mag-travel wa isni. Tupacolo den CDO, Iloilo man. At tabaw, it's easy now. Hiya, high in the sky. Gusto ko, let's fly tabay. It's easy now. Para hiya, high in the sky. Tabay. Book now at CebuPacificAir.com. Let's fly, everyone. Hiya, hi in the sky. Cebu Pacific. Let's fly, everyone. Alfie, it's over. Gets kita, gets mo ko. Alfonso Light tayo. Gets alas ang hanap mo. Hanap ko yung bisakit sa ulo. Hanap natin Light Alfonso. Get
sang lasang hanap mo. Drink responsibly. Alfonso Light, also available in 500 ml for only 140 pesos SRP. Drink responsibly. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocese and Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! The attorney, Rufil Fernandez Bani. Atong attack na may galalas 8.23 na sumanuban karon sa atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Nakatagag pagtagad mga kaigalaan kay kininiang sa Pikas Bahin. Standby Benjit ang hiyan sa dugang report ninyo tuntaod. Atong kuhaon ang dugang pa mga situation nyo niya kung kumusta ang natad sa trapikos kalsada ron gumikan ini mao nga transport strike o kumusta ang atong mga pasahero. Apektado ba in taon sila or okay ra ba ang dagan? Sa Pikas Bahin, niya amagod mga higalay laing issue na to. Kay niya mga kaigalaay duha ka mga Korea nationals kuyaw sa ilang negosyo mga kaigalaan kay mag-live streaming niini mga higalang mag-pahigayon og sex na live streaming. Kwa siguro yung mga lingaw ni sa dako-dako siguro ganing negosyuha mga kaigalaan. Ato lang i-blur-blur tong atong picture lang kwan kay kinini ang tanaw ka sa computer, ha? So doon ay mag-membership sa Leko Doni Matod. Wow. Gusto ka makakita mo live show kini nga pinagi mahigala sa computer o pinagi mahigala sa inyong cellphones panalitag ma-member mo. Ha? Karon nasakpan yun itaon sa NBI. Ha? Kay kineng duha ka mga Korean nationals din sa ato mga higala nagpahigayon in ilang negosyo. Particularly mahigala din sa may dakbayan sa Lapu-Lapu. Ha? Nasakspan kini sa diha may galang ila mga kaigalaang gi surveillance kini sa National Bureau of Investigation NBI diri may gala sa Cebu District Office sa Mandawi ha Cebu mga sukin tigpaminaw ato ni hatagag pagtagad kay ang ila ding style ani matod pa nga kanana ang ilang gi convince kini mga Pinay mga gigamit nya mga minor de edad para ba mga sukin tigpaminaw ang ilang ipanggamit. Asa man to mga gamit sa lamisa nga nakuha pagka presko names? Pwede daghan na to mga kagamitan, mga technical nga kagamitan, mga gadgets, o niya, kuan pa, no? Kanang inana names, o kirana names, kay alang sa mga to mga followers sa radio, o doon natin mga followers Facebook, kanang kuan na yun, ayaw lang ito ipakita itong kuan yun, actual na yun. Kaya okay rin na, katotoang babae nga doon nalay kuan, murag nagpasiksi lang, madadara na names. O katong kuan, pero katong ni sakay na yun dito sa kuan nga mura o nangabayo na yun. Kompleto man tag video o mga pictures, ay na lang ito ikuan itong daw ni sakay mga higalad kabayo sa dulo. Ang ilang style, ilang gi-convincer, ilang gi-gano, giunsa po na pag-convince ni mga Pinay, o niya minor de edad, raba? Nahibabas sa buka ni mga Pinay nga gi-video sila day, gi-live stream sila, mga sukin tigpaminaw, muna yung pangutanan dako ron. Ha? Live streaming man. Pero na may mga gadgets ka na di ha, unsa maning maong mga Pinay, although, minor de edad magin eh, daan na magin yung pradakog problema na sila ron mga nadakpan, kay minor de edad man yung mga higalang ilang gi-panggamit. So ilan ning gipanghaylo nga ila mga higalang suhulan unya makiga ismukoy diha mga higala ang ila pong gigamit nga lalaki kini pong Korean rasad so part niya sila nga negosyo siguro gyud no dad on dito skundo dito may galas dakpen sa Lapu-Lapu sa so, nahitabo ni mga kaigalaan sa usa ka condominium sa barangay Mactan dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagronda may gala sa NBI niini nga maong panghitabo ni ani mga higalang mga Koreans ang pangan ini mga higala duha ni kabuok ning mga mastermind ini mga higala atong tan-aon og base duna pa ni mga kakonsabo ba o pila pa ka kabuok ini mga Koreano mga higala no o pila ka Koreano o duna ba kay mga Pinoy ni karon nga kakonsabo mga sukid di paminaw kini si Tai mabani pa pronounce ay Tai Yong Han o kini si Yon Yong Kim Ininduha mga igala ka mga Koreano. Duda ko doon na siguro yung mga Pilipino nga counterparts ni. Doon na siguro yung mga Pilipino sa ano nga kakonsabo. Kay, tiyali, kung kadugay-dugay na sa Pilipinas yung mga Koreano, basi ka mauna na yung mobilisaya. Pero kung di ni ka mobilisaya, doon na yung mga Pinoy ini nga mo'y nag matawag na to mga higala kakonsabo nga mo'y mo-convince ni mga babae. No, nga, dadon ito skundo, ilang konbinsihon nga, mo ato skundo, unya doon ay madawat dito.
Yun sa man ipag-convince, kayo doon na may mga lahi man sa ring live streaming, kayo makita ka kayo good, no? Unya, ang imong ka mailhan ka. Unya, kisa may nakakita din ha, tingaligi, convince nila mga igala, na ilag ka bala ka ini makakita kay exclusive lang is mga members. Kay magpamimber man ko kung ka, ani, kasamangki. Ha? Kini mga higalang hitabo aron. So, niya ay mga babae, mga minor de edad na sakpan yun. Sa na-rescue gyud sa NBI mga sukid tigpaminaw ni aning pagrunda nila. Nastungli niya karon sa senior agent in charge sa NBI Cebu District Office Mandawi City si Arnel Pura mahigala to mahinabi karong buntaga. Lahat ng tanong straight to the point. Senior agent Arnel Pura may buntag live karon sa DYHP RMN Cebu sa IFM ug sa tong social media platforms. Good morning, sir. May buntag attorney ug sa atong mga listeners. Unang-una among gi-commend ang NBI Cebu nining inyong accomplishment no nga nahimo Sir Arnel Pura. Salamat kayo, sir. Sir Arnel, unsa may nakalead yun ninyo nga aron mahibaw-an ang illegal nga gihimo ining duha ka mga South Koreans nga niya ang negosyo sa ato? Actually nagsugod ni sa atong informant na nag-share sa ato sa information atong Friday, that was November 17, na naigrupo sa mga Koreano na mo-hire og mga babae, even minors, then i-convince nila to participate in a live sex shows, no? Sa usa ka lugar diri sa New Town, Mactan. So, according sa atong informant, kining live show is being live streamed, no? Gi-share niya sa sindikato sa mga members, no? So, kung magpa-member ka, dapat maghatag ka og a certain membership fee. Then, during the live stream, muhatag ka sad og bayad para maka-access ka sa ilang website na gipangalan na Popcorn TV. Popcorn? Some sort ang ilang modus operandi. Okay. So, kining Popcorn TV sa mga apps ni sa cellphone, Sir Arnel? Yes. Kwa na. Yeah, exacto na. So, aron makakitaan ni katong mga tao nga kwan, magpamimbro ka ining Popcorn TV? Yes. Na ibayad pagpamimbro o niya dayon kung ato sa live show pod, doon na po ibayad, another bayad. Nasad bayad, oo. Pila may bayad ko noon ni Sir Arnel magpamimbro ining Popcorn TV? Wala may idea kung pila ang kuan, but sa tanaw na mo, medyo kuan siya, medyo taas-taas, kay exclusive man eh. Marag exclusive lang ang kuan ani, ang viewership. Unya sa live show na po, doon na po additional bayad. Wala niya makuha kung pila na po ang bayranan. Wala. Kaya actually ang live show, attorney, is dependent kung unsan gusto niyo ipabuhat. So kung na kay ganahan na ipabuhat, you have to pay additional fee. So members na makakita ini nila? Ini ilang mga members kunuhay ining ilang apps? Yes, members lang. So far, sir, pila ka members ng ilang apps? Well, Manisya, mostly mga Koreans Manisya, no? So dili ta ma-quantify kung pila talaga ang kadagan sa ilang viewers. But this is already accessible sa Southeast Asian countries. Pag ato na to sa sunod sa ilang unit, nakakita ta dito og mga streamlined video gikan sa gawas like Thailand, may nagingon Timor-Leste, mga anak. So, ito ba doon na mga lain pa nga mga tao, mga laing nationalities nga nakakita na gyud ani? Yes, accessible siya sa uban na countries, na national, pero ang hub sa ilang operation is located in Korea. So, din sa Cebu, how long have they been into this kind of business? Based sa among information, they were here since September. So, actually, bago pa man sila. Okay. So, pero kini ni ang duharanis na kabok nga Koreano si Arnel, no? So far, ito nadakpan o pasakaan na kaso? Yes, sir. Kisa ba'y mga ngaan nila?
nang kumakakwano ang usa si Mr. Han mao ni siya ang 51 years old who acted as the director and cameraman. Actually duha lang ni sila eh. Ang usa si Mr. Kim who is 20 years old mao ni siya ang actor, mao ni ang partner sa atong Filipina Big Team. Aha. Okay, so duha ra des na ni kini usa cameraman, kini usa maoy mo kwan mo appeal pod sa pagpakigsex sa usa ka Filipina para mo ibidyohan. Yes, oh, pero nasad sila ay accomplice sa gawas na muhatag sa ilas babae. Oo. Na sila ay contact na Filipina na maong mo introduce sa mga biktima sa sila. Then i-kuan nila, i-select nila depende sa ilang kuan, sa ilang ganaan. So, magbaw na ang play sa ilang operation. Kaya kini si Mr. Han o Mr. Kim, unsa kadugay na sa Pilipinas, Sir Arnel? Bago lang ni sila. Bago lang? Since September lang. Oh. So, most likely, di pa ni kamao mo Bisaya? Di pa ni kamao sa itong pinulungan? Wala sila kalibutan sa pagsulti sa Bisaya. But, gamay lang na English, in fact, ang ilang naibawan. So sa ato pa, masabot din na ito nga doon ay kakonsabo ini nga Pinoy, nga mao'y nag-convincer siguro sa mga babae dito, nga musugot aning klasiya sa buhat. Yes. Identified ba na ito na yung maong mga Filipinas po nga kakonsabo ani nila, Sir Arnel? Sa pagkakaroon, undergoing investigation pa man ta on that aspect. Oho. So kini ilang operasyon nila rin sa Mactan, wailain din sa Cebu nga nag-operate po niya ni? Oh, na information na naasad din sila sa Luzon. Mm-hmm. Sa Clark. Oh. Oho. But it's still subject for verification. Ngayong pag-raid ninyo, pila ka mga minors ang inyong na-rescue? Actually, considering the limited space of the unit, no, dili siya maka-inhabit og daga na tao. So, at that time, ang among na-rescue, katong partner mismo sa Koreano. Okay. 19 years old. Oo. Oh. So, nadakpan ni ang Koreano, ang duha ka Koreano, niya na-rescue na to ang usa ka minor de edad? Dili siya actually minor de edad, kaya 19 years old. Ah, 19 niya. Years old, no? Oo. At least na-rescue na to ang 19 years old, niya nadakpan ni duha ka mga Koreans. Yes. Oo. Pila man ko na ibayad aning, giunsa man ko na pag-convince ni aning babae, Sir Arnel, base sa inyong investigasyon, nga nun na musugot man sila nga, considering nga live streaming ra ba? Kinimangod na atong sitwasyon na ang atong mga victims vulnerable tungkol sa ilang kalisod, nasa sila yung mga need, like kanang ilang pag-eskwela, o kanang day-to-day existence, mao siguro na makonvince sila. Actually, gamay lang ang gihatag sa ila eh. 5,000 lang ang bayad sa ilang ibuhat. Limang kana, so 5,000 niya humandad only ha, baghaman pabuhaton sa ilang gusto nga buhaton. Yes, oo. Mauna na, may mga incidentally, may na-recover sa tanang mga paraphernalia instruments na mo cover sa ilang nawong, no? Like mga puro mga anak. So, na sila yung mga kondiyan, na sila yung mga way na how to cover their identities. Kining mga Pilipina nga na-involve, ano yung mga kakonsabo? Identified na nato ni Sir Arnel? Wala pa tayo identification kay nakita na lang sila incidentally before the operation. Mm-hmm. Ang ato mga agents na nasa field, wala sila idea na apildi ito. Mm-hmm. Ang atong access lang ang live streaming sa suod sa kwarto. Mm-hmm. So while nag-play dito sa suod sa unit, natay kanang access, no? Mm-hmm. So live ang atong access, mao to na ang concentration dito sa unit. Ang atong mga kauban na naka in place dito sa ubos, naka-notice atong bayana, but they have no idea na katundi ay appeal to sa kuan, appeal to sa grupo nila. O sa may duga mga backgrounds, ini mo o mga Koreans? Nanani krimen daan dito sa Korea pa lang, or
ni Anhinis Pilipinas. Unsa man kuno ilang mga additional background nga ito nakuha ni Sir Arnel? Wala pa tapaka kuan ana, wala pa tapaka determine ana, but in compliance sa atong standard procedure, we already coordinated with the consular office of Cebu, kanang ang Korean consul nila nag-coordinate sa opisina. In fact, they went personally to the office and had a talk with us together with the victims, and they rendered assistance by way of providing advice and legal support. Mm. Okay, so kanos ano niyo mapasaka ang kaso batok ininduha ka mga Koreans? Actually, na-file na to attorney kahapon, no? We recommended that they be charged for qualified human trafficking, and ang ilang kuan, ang ilang crime was elevated to a higher degree or period because it is committed through the medium of the internet. No? Mm. He mo na qualified siya, so no bail. I am confident that the prosecutor who handles the case will recommend for a no bail case. Pero kining babayhan ng biktima ani Sir Arnel Pura, nakahibaw siya. Kaya may mga gadgets, no? Yan, na video. Hibaw siya nga i-live stream siya. I think he's aware. Kay dito sulod sa kuan, sa unit, naman dito, may monitor man dito, may computers, then makita naman dito na ang uban like itong scene gikan sa Thailand was live stream. So that was the underside. Unang ilang kuan, sabot. Pero samtang mag-live stream, unsa man magmaskara ang babae ra para dili kay klaro gyud nya ang now? Oko, katong incident na katong last Sunday, nagmaskara ang atong victim. Mm. Pero wala, maklaro mag-iapon. Maklaro gyapon, pero at least gimaskara-maskarahan kunuhay, aron nga at least, tingali mo na ilang pag-convince nga musugot ang babae, tagaan lang nag 5,000, o niya pa-perform mo nilang sex, kauban ining partner nga Koreans, niya inyon lang ang maskarahan para dili kay klaro. Yes, but I think eventually, depende sa viewership, undagan, then they will convince the victim to remove the mask and perform sex yun na medyo kuansad, medyo kuana, medyo grabe na. Sa inyong monitoring, ani, sir, doon na ba yung mga panahon, sad? I understand that you conducted surveillance before you conduct the operation, no? Pagdakop ani nila. Kumusta man ang uban niya mga monitoring ninyo? Doon na ba yung panahon nga wagi maskara? So far, this is the first time na naka-encounter ko anong klaseng case, no? Mm. Kuan ni siya, first time na mo na naka-handle ani. So, medyo kuan ni siya, memorable on my part kay kuan ni siya. Live stream, then access by almost, you know, kalang kalibutan ba? Mm-hmm, okay. Korea. Oo. So, inamogin ni Tabo, Popcorn TV. Wa kanis sila mang biktima o mga minor. Sir, kay kinato na dakpan, na rescue, sa actual nga rescue, 19 years old. But, how about ito milabay nga mga adlaw? Wa kay mga minor de edad, ano nga, ilag yung na biktima? Nay possibility siguro, para, pero ang problema, kay wala tayo access ato mga previous kanila operation. So, ang atong na-access lang kining latest na among trabaho. Mm-hmm. Okay, sir. Wala na kayo mga pangutana. Gawas ko. Unsa may mo ikatambag in town? Ining ato mga kababayanan nga naminaw na ito karon, kining mga minor de edad nga naminaw na ito karon nga at least dili sa mabiktima ni ining inani nga klase sa negosyo? Well, ang akong matambag siguro is work hard. Work hard and especially kung mga minors, pagtuon mo tarong kay para na future dili mag-agi ani mga kanang klase mga activities kay especially sa atong information revolution karon na dali lang na circulate, no? So of course apektado ang kaugalingon mismo sa kanang biktima, then of course ang pamilya. So mauwaw ang
po na to. Kaila. Ang embassy sa Korean embassy sa pag-coordinate nila ninyo, was na musulti nga daanan ng mga kriminal ng mga tawhana dito sa Korea pa lang? So far sa pagkakaroon, kay that was only yesterday na nag-kuan sila, nag-coordinate. So, na may official communication na kami sa ila. So, muna, sila siguro ang mo verify. But of course, we will be also endorsing them to the Bureau of Immigration and Deportation kung na sila yung mga kaso dire or ma-determine na to ang ilang immigration status kung what particular visa ang ilang gigamit, na ba sila yung previous arrival and departure sa mga ana. But considering na kahapon pa malanamo, kaya ang among priority ang pag-file sa case para dili ta mahulog sa kanang arbitrary detention. So manang among priority, but for the succeeding days manang among focus coordination sa Bureau of Immigration, then follow up sa consular office as to the possible derogatory records of these respondents. Dako siguro kay digus ginansan ni sila ni sir, kay imagine ka 5,000 ilang puhunan sa babae o niya ang ilang magkwarta, magpamember ka ining maong Popcorn TV plus bayad pagi ka ato sa live streaming. Yes, and i-consider sa nato na kung ano siya, worldwide ang accessibility ani. Mm-hmm. Sir Arnel Pura, salamat kay sir sa paghatag panahon nato dito sa DYHP o sa IFM. Salamat sa attorney sa time na imanggihatag. Mayang buntag. Hello. Yes, mayang buntag, sir. Salamat kayo. Mayang buntag, sir. RMN exclusive. Salamat, Senior Agent in Charge Megalang Arnel Pura. Ito na hinabi karong nga buntaga. Nabot ni Megalang negosyuhang mag-live streaming mga sukit di paminaw. Unya, kuyawa, eh. Ang imong kwanan eh, kinahan lang yun hindi na maka-escapo ni maong mga Korean Nationals. Onya, si kasamang Binje o si kasamang Clint, atong i-check dito sa Mabulo Romaniday. Katotohang usapag yun ito ka-issue mga higala na unsa naman itong kalibutan karon. Dahil nagnegosyo mga kagalaan, ang babae bayaran, kamo mga babae di pagkuan mo, kay mubayad niya sila, 5,000 ang ilang ibayad, niya tingali tungod sa panginahanglan, sugot na sa niyong babae, di-live stream siya, pamaskara-maskarahon lang ka din ha, tabuntabunan gamay ng imong mata kunuhay. O niya, pa-performon mga kagalaan, ni aman may mga video kompleto man, pero ako ginas names nga ay nalang i-play ng kanang nag-kwa na yun, murag ni sa case kabayo sa dulho. Lailaw ay kayo sa kahangina, no? Kini ni ang, bahuman, magpa-live stream sila. So, magpa-member ka, kayo na yung membership din eh. O niya, ang member, maura mga higala ay makakita. O niya, dayon, kana na ang, ka live stream pod, doon na pag-ilain pong bayranan ka sa mangke. So, primero na, magpamember ka, unya, kung doon na naikuan mo, doon na may notification na na di ay, nga, ka na ang monotify, nga na ay live ron, ha? O, cases mean niya live, ha? O, muna, mutanaw ka, additional na pong bayranan, ha? Karasagaran ni Miguel, mga credit card na may panggamiton, ane? O, baka, kini mga GCash, mga higala, o sa'yo pamaagi, ha? Nga, bayad ka, kakita na sa kanito. O niya, makadikta pa ka unsa imong gusto nga ipabuhat kuno matod pa mga sukin tigpaminaw. Pastilan. Mauni ang nahitabo no sa may dakbayan sa Lapu-Lapu mga higala. Straight to the point. Karon, dili pud sa pikas gabahin kisa may ito ana dito si kasamang Binji Tanghian or si DJ Clint dito sa area no kay aton tagag pagtagad mga kagalaan. Kay ni ang mga higala ilain pagyod, ha? Kini ni ang usa ka tawo mga kagalaan na dakpan pud ni kay gihupo-upuan po ni sa itong kapulisan, kini accomplishment sa NBI, kini usa mega accomplishment sa itong kapulisan. Nisumbong ni usa ka babaeng taon dito nga kana na ang misumbong dito mga higala sa itong kapulisan kay gihulga siya sa iyang ex. Ha? Gihulga siya sa iyang ex, maone. Kini ni ang ato man ni mga higala na. Maghapon tayo video ane, kompleto maghapon taan ane. Asa man ni ro natanggong ni maong tao? Ato na ning tona, atong reporter, ka-ready na mga higala. Alang sa dugang report kay na kini ba managuyab na asa mga pinagsamahan managuyab sila mahigala mao lagi po na nga ang uban mga kagalaan uyab-uyab pa lang daan sige naman lagi ismukoy lagi ng uban. Ang problema kay gipicturan man day siya ha nining mong lalaki pag picture pa hubo gipicturan hubo
niya hantod niya na nakalibin man sila doon na si anak ni doon na si nahimong anak no so sa dupa naka kuha na sila ha ang problema ron gusto man mang higala ang lalaki kay nagkabuhag naman sila kay di naman gusto babae gyud kay murag doon ay kakulian mga higala magkibuhag na gyud siya ang lalaki kay gusto mang kadimhoyon. Kadimhoyon man ang lalaki mga higala kay murag sa kagabion gimingaw dahil siya nining iyang hiligugma. Kanhi hiligugma, ha? Unya, iya mamang higalang gitiksan ng babae nga gusto siya makikita, ha? Unya, kinigong nagkabuwag na, managuyab, nagkabuwag na. Unya, gusto siya makikita, mura magpriskuro sa kayo nga pakikita kay pariyaman itong murag lalaki bitaw nga, kiniday, malingaw ka niday. Iyang giingnan niya kanhi uya makikita siya kay gusto siyang muismukoy. Kaya kining babae may galaw na manggigana, ha? Kay doon na may kakulian matod pa ilang relasyon. Di na gyud busugot na babae karon gihulga man kasamang kay. Giingnan man mga kagilan nga di gani kamo kuan, di gani kamo sugot makikita ko nimo kay gusto kong mukuan, ha? Kay kanang kakuanon ko sa kuan. Kana ra bang kuan daghan na bang meaning sa kuan-kuan? Atong paminaw ng report ni DJ Clint karong tutaod mga higala ha kay naka-ready na mga sukid ni paminaw kay kini ni ang nahitabo mga kagilaan nago say pinagsamahan ang ganda say anak ni Aniday oh iyang gihulga nga nagpahimo na siya mga higala og talpulin na katong picture nga hubo nining maong babae iyang gipadak-an kay gihimuan gipahimuan niya og talpulin. Sinalbahis po ng iyaday, no? Og ganagana kabuwag na isod magkaayo na nga inana nga sitwasyon, no? Lagot kisag mayo iya mga higalang gi blackmail. Unang higayon sa ning blackmail siguro ni ani da. Ah, lahi po ng iya kay pina talpulin style. Gipahimuan niya dako kay talpulin, ha? Unya iya pa mga higalang gi pakita babae nga di ana, ha? Gipicturean mga higala ang talpulin sa niining mong lalaki o gisend sa messenger nga di ana ang imong picture ha gitarpulin ko na ni unya ibitay ko ni diha sa imong gitrabahoan kay mga call center agents man sila day kin day ha paitay ni sitwasyon na ang lalaki call center agent ang babae sa call center agent nakakita sa dito sa call center nagkauyab ang tod nga nagkahimuay sila mga higala sa mga butang nga angayong himuon o tas magtiayon ilamang gihimo. So, niya problema ni Ron, nagkabuwag. Ang problema ni Ron, ang lalaki kay gusto mang ka... kakuanon? Gusto mang ka-ismo ko yun, ha? Makikita sa babae, di naman makikita. Ingon sa di anang talpulin, ready na. Ato na ni Agi, kataw katawa, mga higala, ready na ko nung talpulin. Pagkahuman, mga higala, iyang gihulga. Nga ang maong tarpulin, dako na ba kayong tarpulin na day? Ha? Iyang ibitay, kining maong tarpulin, dito mahigala, ibabaw at banggiod sa iyang gitrabahuan nga call center company. Straight to the point! Iya kining ibitay, ikaduha, iyang ibitay, dito at bang sa ilang balay, ining maong babay. Straight to the point! Binastos ko na yung gihimo indikin, no? Grabe good ka, binastos. Anya, ang babae may gala kay Lisod naman kayo, mura sa ga... O sa drama pa ni kasamang Francis Espares, ginapos sa tanlag. Dili niyo makita ang mga gapos sa iyang mga kamot, apan murag na gapos ang iyang galamhan, kay kung dili sa mutuman kasamang kay, delikado man doon na may gitaguan niya alas, doon na may barahang gitaguan, kining iyang kanhi hinigugma. Straight to the point! Gihulga man siya, diyan ang talpulin ay ready na, ha? Nga akong ibitay, diha sa inyong call center company, ibitay ko na ni, ready na. O niya, niya po'y usa, duha ni katalpulin, ang usa ibitay ko ni, diha at bang sa inyong balay. Straight to the point. So, sakit ba na kayo po sa pahat sa babae, mga kagalaan, kay kinini ang laliman, kay ibitay dito sa inyong call center company, di makita si mo mga kauban tanan dito kasamang kay ang imong hulagway dito. Ang saba ng kalakiha taon. O niya, human, kinini ang, dito po sa inyong balay, makita po si mong ginikanan kay, naunsa naman kaday, taon nga, hubo ka man. Dako kay problema in town mga higala ni ining maong babae, ha? Guol kay sa unsaon na lang ni, ha?
So, doon na po yung nagpatabang bitan ito in-daikin. Sao na lang nga, naaman sa ikuan lagi, ha? Nasa hulagway ditong hubo. Nakakuha maghubo nga hulagway ning maong matawag na to mga higalaga iyang uyab. O niya di man sports ni iyang uyab di ay mga sukit di pamino iyang kanhi kapuyo. So, naitabo mga kagalaan na pugos ning maong babae sa pagdangop sa atong kapulisan. Kadi naman sa musugot yun. Nga balikon pa mga higala. Straight to the point. Ha? Magsigi na malani o pang blackmail ning tawhana mga kagalaan. Muraga, lisura ni Dino. Bisa pa, di na ka makamove on o dili ni mo ni, ba, dili ni mo i-break ning maong sitwasyon yun. Di na ka move on ng babae. Kaya bisa pa kasamang kay o ikaw babae gusto na ka move on sa mga kagalingon. Anytime kay, nigingon sa lalaki nga day, kita taday. Di gani ka, di tarpulin. Kini dako ning leksyon sa kababayan ansad nya siguro ano nyo dina nga kwan way mga hubo nga mga hulagway sus gabi hapon sa part pod sa lalaki pod ipod maayo ni nanay oy nga o magkabuwag na mo kay unsay mga hinungdan dina ayo na pod ninyo uting kaya ng karaan na sad ka sa mangke kwan man sa kaya na nya kini lalaki hasad dagtuo siguro siya pamahala lang sa gyud iya siguro mga sukit ni paminaw pero dili ni maayo ning kwan na masawayan pod siya ni indiken og iya gining nadayon na wa man ni madayon kay nadakpan mas pulis kay kining mababae mga higala ni sugot na lang gitambagan sa pulis nga pag pahigayon pa mga higala kuan ni sumbong siya dito sa atong investigator on case nga si patrolman Lilibeth Hukson ang investigator on case may gala sa Regional Anti Cyber Crime Unit sa RACO ni sumbong siya ining maong panghitabo so ang kapulisan ni ingon na lang nga sige sakay-sakay na lang din ha nga ugon sa iyang gusto narabag yun, nakita na ba tanan ito ilang communication in dekin? So, muna yung na, kuhan yun, sakspan yun kinimong lalaki, mga higala. Straight to the point. Iinan kita, sakay-sakay na lang, kaya itong hupo-hupuan dito, pag-abot sa actual na. So, sakay-sakayan lang niya, mga higala. No? Ato i-check si DJ Clint, ano yung katugwaan o dugang pang report ni karon. Asan mas DJ Clint? Okay na? Atong karon to taon, mga higala, ha? Okay, standby, DJ Clint, kaya ito nga, kuhaon na yung mga report karon. Itambagan siya mga higala ni Patrolman Lilibeth Hukson nga sakay-sakay na lang din ha. Og unsay iyang i-text, unsay iyang gusto nga kwan, ina lang nga okay na ka. So inig-text mga higala, nag-chat sa lalaki, wasa kabantay, abin niya mga kagila, kining babae rin tao iyang gika-chat mga higala, pero gimonitor na di ay sa atong kapulisan. So pag-ingon nga magkita, tanang dapita, no? Grabe na ba nga mga kwan kay? Tanang napalabagay mga... Naguna-una pala magyudaan mo rawag naghinam-hinam na gusya ba? Ang imong tarpulin day, ready na day. Apan na, dili na ko kapugnan ng akong pagbutang tarpulin, pagbitay tarpulin, basta kay makita ta. So ang babae po, may gila, napugos na nagsakay-sakay, kayo dili isa mo sakay-sakay, lisod man. Ha? Gusto niya ay kinimong lalaki nga makiguli siya, may diskarte siya makiguli, kay mo lagi ka, ismo ko yun po lagi. Di naman kayo ng babae. Gusto mo sa makikita yun? Dili ng babae. Pag ingon may gala, di anarwa. Nahimo na rabang tarpulin. Pagting hilakay ng babae may gala, sumbong sa pulis o saon. So ang pulis, ingon lang po niya, sakay-sakay lang, kaya ato ning hupu-hupuan dito. So gisakay-sakayan, baling kwa na nila. Yeah? Mga exchanges may gala of mga messages. So ilan lang pong ipaninut-nindutan lang po ni Dekin, gisakay-sakay lang po niya mayo. Sus, napay mga dirty kuan pa day. Ay, kanang naguna-una nag mga dirty ta chat, mga text messages kini mong lalaki. Nagtuo si Kusa day, gipasakay na day sa king, okay na day ng babae. Kaya mingwan, sige dong, okay dong, magkita lang ta dong, no? Kini ni ang maumay mong gusto. Sige, magkita na lang ta. So, tood man mga kagilaan, isit na nila mga higala nga magkita. Ubos na kini mga higala sa... tambag na sa kapulisan. Wa makabantay ni mga lalaki nga, wa na. Ato mga pulis, nagsibilya na dito mga higala, gihupu-hupuan na dito mga sukit di paminaw. Pero kini mga lalaki, matod pa indikin nga murag nagsilos po ni siya nga naan ako noy lain po din ikarelasyon ng maong babae. Kaya buwag naman sila. Ano niya, naglagot naman siya mga higala, nagyukunin mo. Nga kini lalaki ha, sa una day kuno day, sa wa pa ni ang ikarelasyon sa babae, iyara ni mada o hulga-hulga. No? Murag kuan lang pero sa diha nga murag do na may kuan sad do na may lain sad nga nanguyab nya do na may kuan murag na mawa na siya sa passing gi ana niya mahigala og hulga-hulga naman ni nakuha man ning tarpulin nya pagka tan-aw niya nga kana na ang do na may uyab kuno ang lalaki ang iya sang gusto nga ibutang og tarpulin dako ra ba kayo nya iyang butangan o dako kayong litra nga cheater
cheater ko no, nag-cheat kining maong babae. Pero dugay naman sila nga nagkabuwag lagi in daykin. Amo tong sa tarpaulin gipabutangan niya og cheater niya naay pictures babae nga naghubo mga sukin tigpaminaw. Hasta good ang kanang ipahimuan dito sa kuan kay. Kanang pagpaprinta sa tarpaulin kay nga shock sila kay. Yamang gi kuan ni usa man siya sa manay pa kuan siya kana dong butangi diha kana na ang nadag pictures babae ba. O kini dong ibutangi himpahimo ig tarpaulin. Abig ingon niya usa man himo sir para birthday tarpaulin. Di man pahimo og tarpaulin para birthday di ay kadto man usa man sir tarpaulin human namang election sir. Nakaingon tong nga tighimo sa tarpaulin kay di lang magpasultis pangan nga kana na ang diin gi pahimo tarpaulin. Kaingon sa nasyak sila oy kay pag abing sa man kandidatos barangay kapitan. O ba kandidatos pagka SK chairman sir. Ang gihatag mga higala picture kat mga hubo. Unya gibutangag butangi lag cheater ana. Bayad lang sa siya. Natingala ko tong tighimo sa tarpaulin na himo an jud og tarpaulin. Ha? Ay mo anjot niya gipicturean pa niya nga di ana ang tarpaulin ready na. Di ka gani makikita nako ibitay ko ni mo ang tarpaulin di sa imong trabahoan. Kining usa pod ibitay adto ibitay sa basketball court sa ilang barangay. Straight to the point. Pwede tang hilaka ini mo babae mga higala no? Kay unsa unta man nga do naman nakakuha magahubo nga hulagway tong iyang uyab. Mao ni dangop sa kapulisan so ang kapulisan mga kagilaan ni himo na lang sad og action ini o ila lang sad nga giinan nga sige sakay sakay na lang niya. So isakay sakay kay. Sige magkita ta na no. Kini ni ang bisag unsa isulti sa lalaki, yala pong sakay sakayan. Ha? Nini mo nga babae may gala pero na ang mga pulis dito naghupo-hupo na day. Ha? Naghupo-hupo na mga sukid tigbanaw. Unya ang biktima ni Butya nga dili na gyud siya makigulit lagi no, bisa pa man og duna say 3 years old pang anak. Ang suspect ni Hulga man gyud, ha? Nga makikita niya, makiguli. Unya iyang ibitay ang duha ka life size, ha? Imong kana day gipahimo murag mag mga imahen sa Bantayan Island nga kanang mag Semana Santa. Life size nga tarpaulin. Ipahimo an gyud nga murag gyud mga higalag. Sa maning tarpaulina kadako man ni tarpaulina. Nga hubo ana. Nya gibutang nga cheater, ha? Iyang gihulga, ha? Gipakita ang life size nga tarpaulin din hubo nga lawas sa hulagway sa biktima og duna pod mga higalay conversation sa lalaki nga giingong gikalalasyon ini. Ang iyang gi-display. Mao nga basta dili makiguli anha daw niya i-display ang tarpaulin sa may IT park in Lekin kada magtrabaho ni maong call center agent in town. Diha sa IT park i-butang. Unya sa trabahoan unya ang usa atubangan sa ilang panimay sa basketball court. Matod pang patrolman Lilibet Hukson mga sukin tigpaminaw. Unya wala na mahimutang ang babae in town nga biktima, ha? Tungod dili na niya madawat ang suspect tungod kay sukad sila nagkauyab hangtod nga nakaanak. Nagsige lang kuno pamakak sa kuno maong suspect. Mamang kuno unang mabakakon makuno dako ana sa ganahe makigrelasyon. Kay pilti kuno ka bakakon gyud kuno kasamang kay, ha? Pilti bakakuna man di na siya, di na siya gyud. Gumikan sa hulga ni adto kini maong babae sa Maya Rako. Unya ni sanong siya sa lugar diin gusto sa suspect nga makikita sila. Nga wa nasayod ang suspect nga duna na yung mga pulis nga nagatang. Sa pag-abot, daling ni Dool ang mga operatiba sa Rako o gipusasan ang mga suspect mga kailan. Straight to the point. Ay, naminam na ba itong suspect ngayay kini? Dimhoy na gyan. Ginamhinam na siya kasamang kay kayo, sakay ng yung babae, nakaingaw na gyan siya nga, wa na, okay na gyan eh. Magkikita ko ni Mohamo, ning lugara na, o sige, kita lang ta na. O niya, kanana ang, mga dirty ko na, mga chat-chat niya yung gikuan, mga morang ginaminam na gisa nga, kanana ang day, o basta, pag-andam na daan ha, kay ha, akong bati na ni. Ini na, daot na gyapon sa liter B, litrang B, gyapon ni kasamang kin. Pag-andam day, kaya ready na gyod, no? Malingaw yung kakaroon day. Oh,
ang printing press ini mga higala porbida dako ning problema pod ni rog apilon sa pasakag kaso ning kalaki haron. Ay kanto po mga mga corporate printing press no ni ingon sa mo apil ko sa testimonya sa gyud nya kanang kwan mo testify na sa laki para di po sila i-appeal sa kaso. Mo testify sa kanang lalaki ha mo na nagpahimo sa print nagpa-print diri nagpa-print diri sa kwan nagpahimog tarpaulin ah ang mga kwan po mga naghimo pa doon tarpaulin, gidugukan sa dito kasabang kayo. Magpahimo pa lang tarpaulin na, ano na, nagtapok na itong iyang mga trabahante dito sa tarpaulin. Kung sa manay, abing unsay, salida, anong kalakiharon? Sakspan yun mga higala, no? Nagpahimo-himo pa mga dirty nga mga kwan, mga chat-chat. Ang babae po rin taon, isakay-sakay na lang po rin taon kay... Kanang gisugo mo sa pulis kasi sakay-sakay na lang diha. Naanad mo yung lalaki ha dahil mga higala o kuan, no? So mga dirty nga mga chat, ana, sige, kay kumbati na, no? Niya, pagkita tanin kuan na niya, kaligo dan dahil ha, kay mauna gini. Wah, gaba! Spilan mga kaigalaan, no? May po pagsakay-sakay sa buhay, o dong, naligo na dong, humot na dong. Sa pagkahitabu ang mga sukit di paminaw nga dakop man dahil pagkahuman dahil noon. Nasakspan yun itaon mga higala sa akto. Kining maong lalaki may higala nagbitbit pa yung taon siyang tarpulin. Isula na magbitbit kag tarpulin niya nahubo na yung tarpulin niya butang cheater hindi kayo kapamakak na indekin niya. Ang saman yung tarpulin na para budagan ni sa barangay kapitan. Isugot sa tig-imprinta, no? Kini tig-imprinta, mga higala, murag ako, ano sa ni? Eh, pagpa-imprinta, nga di ako ipa-imprinta, tarpulin, kung ano na, ikaw po, tanaw sa yung mo, di may mo, kung ano ni Suroy, binuang man yung kung ano sila. Apil may kaso, ano, isugot mo sa sila. Nga karoon, di na siya mapahingan, nga ilan sa mingan liha, kaya nang kuan, kay, mukulpilit na kuno sila sa mga pulis po ninday. Kaya delikado man yung mga kagalan, i-apil mo kung ano, kaya inyo nag-i-publish yung kung ano, ha? Huwag mo makabadlong ano nga, maghimo inani, no? So muna nga, ato ni nga tagag pagtagad mga kaigalaan kay naunsang hitabuan ni mga sukit di paminaw nga nisugot man lang po ni maong tighimo ni tarpulin mga kaigalaan. O niya karon na dakpa naman ni mga higala. So unsang naman ni pagkatarungan. Lisubas kay mga tarungan kay kasamang kay nga actually ka ng tarpulin kuha naman na siya para kuha na sa campaign material na sa elections barangay. Tingala yun na dako pulis ano yung mga kagalan. Malisura ipalusot ano yung kalakiha ki. Ha? Lisod kay ipalusot mga higala nga kini ibitay para sa tarpulin sa barangay. Nidagan o pagka-iski ni ha. Kini po naghihimo ano yung nagprinta ano yung mga higala. Imagine na po na no. Nga nung nisugot sa mo nga inyong iprint ni. Ha? Nga karana ang kaibaw man mo nga binuang ni. Ibutan pag-cheater mga kagalaan. Okay ni personal man nga kwa nila ino tambagan tato ninyo ang problema ni day dili mo sugot tong tagahimog tarpulin dito base sa siguro og wa na siguro po ilang customer ning tagahimog tarpulin ada ginuton tala ni kay dako-dako mo kuno ibayad. Kaya kinalan po responsable po ng tighimog tarpulin sa nani ta kasamang kayo eh. Ah, nga kinanaang ay nani nga sitwasyon mga higala nga suguon ka pagpahimo ana oy sa man dong binuang maning kuana abi man ako niyo kanang pahimo kag tarpulin para sa barangay eleksyon. Kuma naman barangay eleksyon no daghan kay customer media pag barangay eleksyon karon no sa naman ni. Pero mas mayo mga higala ang ato sang mabati niyang side yon no kay kanang nasakitan mo sa siya kay matod pa niya do na lagi kuno sa 3 anyos nga anak unya kining iyang ika ipon kanya to na naman kuno ning nanguyab na makuno na naman kuno ilaing nga uyab. Pero saan tama na daikin? Ah, madi lang po siguro nga mamove on naman sa ng mga babae. Ha? Kay, kano na ang di naman sila. Nga di man sila kasal. Wa man sila makasal. O niya, nakabuwag na sila. Siyempre, ang babae, mga kagalaan, mangita na po siya o kanang kwan. Mamove on na po siya. Nga doon naman po yung mga lalaki di sa call center nga mga kaubanan kasamang kay nga andam po og tagana mga higala nga kinini ang nanguyab niya o andam og tagana nga makigunong niya. O? Oh? So na ay 6-5 kwan. Sige lang, ay lang sa nag-kwan na. Kay kinini ang, ato lang dipinsahan ng mga babae. Kay medyo guwapa, mas ko na yung babae hanagod. So, iya manggibiyaan. Kanaka bang inyong mga uyab din ha? Mga malalaki mga babae, kanang inyong partner din ha?
mahimong sa inyong pananaw siguro din ha og matud pa ni kwan tungtong amigo kasamang king ayaw gyud kwan na kay basig baliwa na nimo pero sa uban guwapa kay na. Unya karon og makauyab naglain anak na ka magbasol na hinuon nga mura na kagwan. Oh, di na ka makakuan diha. Ha? Ang hipil na siguro sa kapulisan o sa atong kwanon, atong inabion mga higala ron o gaunsay kalaki ani ron, no? Kay kanana ang siyempre kining babae mga higala og kuan mayo man og kuan po na babayhana nga do na ra po ikabuga na kasamangke unya ga daon na kay kay ubos nagbuwag mo din ha unya ang babae og final na gina pakigbuwag na iklaro gina i-finalize gina mo na nga buwag na gyud kay basin niya magmahay niya ka kasamangke. Ay kini siya mga kaigalaan mura man lang siya og kanana ang buwag sila anak na sa 3 anyos nga anak unya karon iya man ning balik-balikon dito buwag balik hungo na niya kay iya mang hulgaon nya karon kay naa naman kauyab na maglain matud pa namo na nakalisod karon mga sugid ko binaw ha o nakauyab naglain din aron unya kinini ang ni butyag na kasamang kinga gusto na sang move on ha unya kining maong lalaki mahigala maupahinoy pag na kita niya nga yay na anamay lain ani nga kuan diha na siya nasakitan og maayo kasamang kay. Ato ko nung i-check ko nung si kasamang DJ Clint kay to pa gi-investigar pa sa tong kapulisan no so kung naatay atong investigator diha karon nga naa diha ato lang sang hinabion siguro kasi investigator kasamang DJ Clint DYHP RMM report. Yes, Clint. Rafael, okay na akong signal attorney Rafael, okay na diha, no? Oh, okay na, pero napang ko nag-imbisigar pa man sa polis, ay lang sa huwag ka ng kuha na sa diha, Clint, kaya napang man, gikuha pa man sa polis, ato lang sa respeto lang ng polis, sige lang sa, no? Basta importante na naka diha karoon sa atong kapulisan, pero nakita na ganyan mo diha, kini mong lalaki nga na sakspan na kasama Clint. Mao gini attorney Rafael, matatpas kumidjabi tao nila nga, kanamingon ta nga huli, pero di kulong, pero kini, huli, pero kulong gini. Huli, God, huli, kulong, huli nga, kulong. Oh. Ato ning ipang lisod ani kasamang DJ Clint kay kon magunay ka nang manag naro si anak kani diay nag-ipon na sa una niya nagkabuwag pagkabuwag na ani karon mura ba og kanang iya pong gihagit-hagit na pagbalik nga iyang gusto siyang mudimhoy og balik ang problema kay mo move on naman ang babae unya kini lalaki murag nasakitan ni kay nana po ilain diay kuno matud pa nga gikarelasyon ni mo babae gusto siyang mubalik pero nana man hinuoy kwan nana man hinuoy nakapuli Clint. Holip sa dapit attorney Rafael. Oh, mo na. No, so nagmahay sa inoonon nga. Mo ni attorney Rafael. Ni hangyo inton ni sa kagani ato ba ning gipangutana kadali attorney Rafael pero ni hangyo lang siya hindi lang pod siya magpahingan, no? Ah, sige dili sa tungan lang pod ugon sa galing, no? Kay ang babae in town di si Clint ningon mo kunog. Move on. Di na ko mugukod. Morag, uy, pastila narba si Polis Corporal Delphine Guy Henner, eh. Magbalik pa niya, DJ Clint, di naman musugot na babae, kaya na naman nakahulip day. Igo lang sa nakakanta og, it's too late. Na-na-na-na-na. Isay ko na lang. For a new beginning. Later than the sunset. Later than the rain. Later than ever. To love you again. It's too late to start. Attorney Rafael, kanang naam siguro na diha kanang. Oh, it's sad to belong to someone else if the right one comes along. It's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, na diha ro'y problema. Pagbalik niya ron, pagbalik niya, nagpakaroonin nun sa day kanana ang nahigugma ko ni Moday, Moneday, ana, ang ato lang ko nun, bubalik ta, magsugod ta dahi sa tarong, wa naman, ang babae ni kanta naman ni DJ Clint nga, it's too late to start pretending.
talaga. Pag-ibig na dati. Ato lang yan ang yagi kataw katawa. Rafael, ay pagkadito rin pagkadi ay mga di magpa-shout out din ang mga criminology students. Oh. Gikan ni sa University of Cebu. Oh. Oh. Oh, ayaw ibali ang video. Nanako na sila TV at Tony Rafael. Tapos pa. Kana. Ikuan, ayo tuan. Oh, kana sakto na. Oh. Okay, dada. Ah, kana. Oh. Tony entertainan be kay ni tabang ko ni nato dito ni Rafael be. Sa menyong i-greet be. Kusa kong mga pamilya diyan sa Mambaling. Ah, nana ko diri sa TV. Be ato ni interview ko no kadali Attorney Rafael unsa po ilang opinion aning mga inani Attorney Rafael. Oh, be kana mga nag-uyab. Be nag-uyab, sir. Kanini ang good morning sir live sa DYH pero na og IFM. Sa pangani mo sir? Michael, sir. Si Sir Michael. DB Bar, sir. Ah, harap po yung guwapa ni Atty. Rafael. Beto. Atty. Rafael, sir, kanina na ang naman tayo na prison, diba? Katubitong gibuwagan sa uyab, o nila yung gusto siyang makigbalik. Nagkaroon, kadi naman makigbalik ang babae, yung ipahimuan ng taog tarpulin. Kaya gusto siya nga, mura ba, karoon makigbalik niya ba? Sir, unsa may imuhang kuwan, sir? Panalitan, sir. O panalitan, dilit na gid ang babae, sir. Unsa man, angay pa ba gitang mugukod, sir? Para sa ako, sir, ang ngayon ta, sir, pero kung idili naman ko, sir, kanang babae naman mismo ang disagree, sir. So, dapat move on na lang kita, ana, sir, kay listen kay pamugustong kagilingon sa babae yung one-eye feelings sa ato, sir. Palitan, sir, love, kaya ni mong babae, sir. Kumurag siya na lang kay happy taos, kalibutan ba? Tudyo. Inana nga kay, sir, love din kayo sa ato, so, mas kiliyon lang na ito nga, give way na lang ta, para sa iyang kwan, mas... Para sa iya, mas kuan man siya kanang mas happy man siya nga mas mawa sa iyang kuan sa iyang kagali sa iyang feeling sir ba. So dapat mas dili ta selfie sa tong kagalingon sir kanang mohatag sad sa iyang kalipay sir kung asa siya malipay. Pero kapila naman ka mahigugma sir. Pero kapila na po ka masakit eh. Kadua sir. Happy naman ka sir. Mo si mong uyabron. Yes sir. Sa may feeling sir kanang masakitan ta sir. Actually sir basi makaka-release ko ana sir kay once masakitan ta makaingon na sir. Mas maayo namatay na lang ko ani. Sakit dira ikaw sir be ikaw. Maning ikaw sa mga batanon na Attorney Rafael. Ah. Abe ka ikaw sir pangani mo sir. Perpetua sir. Perpetua. Yo sige apod mo. Yes sir. Ikaw be unsa may imong opinion ani kana palitan uyab mo sa babae? Unya, prani sitwasyon lang karon ba ang babae nagbuwag na mo? Karon ikaw gusto kang makigbalik. Unya ang babae dili na gyud gusto nimo, di na gyud gusto makigbalik. Unsa may imong buhaton sir unsa man pasagda na ipaubaya na lang o unsa man imong yung pungson pangitaan pamagi? Mas maayo kay ipaubaya na lang sir kay lisod kay sir og magstay pa ka sa tawo na wa na ipakis sa imo. Oh! Ma, ngano mo hilak man ka? Wala ro sir. Gimingara ko sa mama sir. Gani. Dere Attorney Rafael basig na. Ah. Minyo na ni sa daga pa. Nanay uyab. Oh, nanay uyab. Regards ko si Mang Uyab, mama. Christian Carillo. Carillo. Taga-asam ni si Lloyd Christian Carillo. Montirasas. Montirasas. Taga Montirasas po kami. Ah, okay. Sa may pangani mo? Lara Jade, sir. Lara Jane Ribalde. Jade? Okay. Okay. Sige. Jade, kana na ang... Sa pero sa sitwasyon... Mukalma mo doon akong tingo, Attorney Rafael. Magkatumang ko guwapa, Attorney Rafael. Sila yung palabi, kinanarama ko na uyab na DJ Clint, na? Uyab, Attorney Rafael. Live taros ni YHP o IFM. Kanang, unsa may... Sa part sa... Or sa... perception sa babae, ma'am. Sa part sa babae, ma'am. Kining yun ani panlitan makigbulag nagbulag na mo sa lalaki o niya kana na ang lalaki gusto pag yung mugukod gusto nga makigbalik o niya dili na gyud ka unsa may imong buhaton ma unsa dawaton ang iyang paghangyo man para na ko sir if wala na si kay love sa lalaki sir ako na lang siyang pasabton sir ba kana wala lang siya dili lang siya na ko kaya and then dili na lang na ko siya pa ano ba pabalik ko. Kapila naman kakasoy o heartbreak, ma'am? Wala, sir. Katulo na.
Katulon na po ka nakahilak. Many times you can. Kaya saan mo pag-move on mo? Ano sir, ka lang pag-ingo-lingo sa mga friends, then ah, mag-move on. Pila po ka ka-years o saan nakauya po balik? Months naman po sir. Months, grabe na. Sa ka-years ako na. 2 years, unya, dali, ano? Sige, ma'am, ha? Unya, good luck. Ano sa mga planong magpagkasal si mong uyab, ma'am? Dili pa, sir. Ay, mahuman sa tag-eskwela. Ah, mahuman sa demog-eskwela. Sa tag-tarong trabaho ba? Sige, salamat kayo naman, Ma'am Jade, ha? Oh, nalaman ka, Clint. Oh, standby, Clint. Ako kabalikan ko tutawad, ha? Standby, kaya ako kabalikan ko tutawad. Malamang pipila ka mga pahinomdom. Standby. Alas 9.28 na. Coco Martin po. At ito naman, ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum, yum. Yum, yum. Walk or play? Yum, yum. Yum, yum. Chicken or treat? Yum, yum. Yum, yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng yum yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA, sulit at masustansya, yum yum talaga! Yum yum! Ang choice ng barkada ko! Now aron mo asenso sa lain-laing produkto o serbisyong hatod kaninyo sa Land Bank of the Philippines. At ang nasa Balitang Land Bank. Balitang Land Bank. Matang Martes alas 5:30 sa buntag sa RMN Stations Nationwide. Makita pud ni sa Facebook ug YouTube Live sa RMN Stations ug sa Signal TV Channel 309. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official Land Bank Facebook, Instagram ug YouTube account nga at Land Bank Official, at LBP underscore official sa Twitter, Land Bank sa Viber, o di ka bisitaha ang official Land Bank website nga www.landbank.com. Ako si James Fuentes. Ako po si Jigjig Sabadiston. Dito na tayo sa Max Magaling at Max Pinahusay. BMEG Integra Wormax. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Wormax Max. Kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. Gamit ang team BMEG Integra Wormax. Kakampi mo sa panalo. Must be prescribed by a veterinarian. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. Benbendazole plus praziquantel plus ivermectin is the generic name of Worm X Max. Ingon nila, know your worth. Sa dili pa mahigugma sa uban, higugma unang imong kaugalingon. Maong ako, magtigom og pag-ibig para sa akong kaugalingon. Pag-ibig regular savings, hangtod sa 25 times more ang kita sa pag-ibig regular savings versus other savings accounts. Og ang contributions nimo, tigom nimo. Mas dako ang contribution, mas dako ang tigom. I'm getting the pag-ibig I deserve. Pag-ibig regular savings, top up na! Umiibig ng wagas, pero huwag kalimutang ibigin ang sarili. You're worth it. Deserve mo ang pag-ibig. At lalong deserve mo ang pag-ibig regular savings. Up to 25 times more ang pwede mong kitain kaysa sa ibang accounts. Kaya top up na ng monthly pag-ibig savings. Visit www.pagibigfund.gov.ph to know more. Mga pare, Eddie Bong Plaza ni. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pag-abot sa maintenance, gusto nako brisko ang baho. Sa akong mga panabong, maong ang pinakanindot, ang pinutos na silyado ng 1 kilong Enerton. Brisko, 1 kilong Enerton? Oo, kada kilo silyado para firming brisko. Sakto ang timpla, busa ang lawas sa panabong nako. Maintenance pa lang, makabrikon na. Sa Thunderbird Enerton, na may away o wala, firming andam. Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocese and Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Banig. Atong attack na alas 9.32 na mahigala sa banuban karon sa atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point! Atong balikan sa mahigala DJ Clint mga kagalaan. No, okay. Napaman, hinabi mas pulis ay lang sa oga kanana ang DJ Clint at sa respeto lang ng mga pulis no, sila sa mga inikwandihan. Ari lang sa tasa kanani ang
sa dapling-dapling lang sa kasamang DJ Clint o sa itong mga report na karon. Pero naragin na preso na ganyan karon na DJ Clint na sa atong police station na sa atong kapulisan ron na kasamang Clint. Yes, Clint? D-D-D-D-Y-H-P RMM Report. Balik ta. Mura rin isa ka na iyang gibiyaan, DJ Clint. Pagbiya niya, gusto siyang mubal, ba? May balik ako. Kay gimingaw. Kanimo. Kamu ka na kata? Lili di ay sayon. Ngahi kalimtan kasadayo. Ulugon takadto. Oh, nah. Sumpay. Kara. Karaan nato kara, kaya wala nang lyrics ha. Karaan nato ni Rosel, wala nang lyrics. Nawala na. Okay naman. Ato ni pangoso ano pangutan na ron, katuan ni kon ha. Okay, sino tuan na pod? Ah, ayo ituan, ituan. Okay. Asa naman to tuan? Sir, asa naman to Juan? Alias dila na siya magpangan Attorney Rofel. Alias sir, makikistorya si Attorney Rofel sir sa DYHP og IFM. Attorney Rofel. Dili ko may atong kuan, unsa may gusto nimo nga iangga na to sir? Unsa may atong gusto nga iangga na nimo sir? Ha? Dudong lang, dudong. Sige, ito lang yung anggaan o dudong Attorney Rofel na ano rin siya karon sa detention cell diri sa Guadalupe Police Station. Sir, Sir Dudong, live taron sa DYHP o IFM, ano sa Attorney Rofel, sir? Palagong ko, sir. Dong, ano na himo mani mo tong... Hello, Dong. Oh. Kining imong kalipin ni mo ni sa una? Kining babayhana? Mama ni sa kong bata, sir. Mama lagi. Pila mo ka tuig nga nag-ipon ano niya? Ay, namin na buhag ni sir ba niya. Pero 2015, bagay niya niya niya, sir. Oh, 2015. Pero kanos aman na mo nagbuwag niya eh? Tumingo na siya nga, di na siya, sir. Murag, nakalimot ko, sir. Mga pila na baka week, sir. Oh, so ikaw call center agent ka, niya siya po call center agent? Yes, sir. Oh, so dito mo nakita sa call center ano niya mo na nagkauyab mo, hantod nga nakaanak mo. Oh, pag 2015, sir. 3 years old ng inyong anak, no? Yes, sir. Oh, so, gikan pag 2015, nag-ipon na mo ano niya? Wala may nag-ipon, sir. Lahi-lahi, magbalay, sir. Bisita lang, sir. Bisita lang, bisan pa, o nakaanak na siya, nanamoy 3 years old nga anak pero wala lang gihapon mag-ipon di ay uyab lang maghapon. Pero ni supportar ka sa bata. Supportar gihapon dire pag balik na ulit. Oh, nganong man lang ka makauna-una og kuan kana naman moy anak unya nagkauyab man mo ani niya, wa ka makauna-una ngayon na lang sa pagkaslan. Nakanauna ko na sa una sir nya. Kanang di pa gani kaya sir ganahan mga kanang sakto rin yun ang mong buwan, sir. Bagay kayo ba ako mag-upgang, sir? Tiklot pa siya kaya, sir. Di pa na akong kaya, sir. Di pa makaya. Unya, pero ang imong support sa bata, sige, imong support. Support na muna po ko, sir. Oo. Kay, kuan man, so, kinini ang, wak po ka magkauna-huna na lang, o dili ta magminyo lang sa, yan naman ti anak, mag-live-in na lang ta. Wak na po ni mo, anak, ah. Yeah, kuan nga na sir, pero listod pa mong gayo sir, wala ko yun, di ko yun ako kaya kung itahan sir ba? Oo, kay upanalitan o tatuan, di ka mo pagkasal, bisig imong gilibin na lang sa para nga di yun makapurma ng ubang tao diya nga gusto po, nga doon ay gusto sa imong uyab. Mali sir, pero ako nga yung ginoon na sir, kung ako sa smartphone sir, ang future sir sa kong pamilya nga di pa na ko kaya, nga na, kaya bisag yung taon na ni mong gilibin sir, nga na, wala dito sa karun. Oo, ang kwarta, wala na ibili ang kwarta. Pero kinanglan niya ito, may nakaon, dagbog ka, sir. Oo. So, unsa man kayo niyang gikabuwagan, ano niya di ay gyod? Kung ano yung nakamuha, sir, kanang abo ka ng kuha, sir. Wala rin kayo ura, sir. Nga na. Saan? Kanang, di. Ang nga na rin, sir, mga personal lagi ng mga kuha, sir. Wala kayo ura, hindi na ko sila ma-flex. Laag, yung nga na. Muto na ibong lang, sir, ma. Anong nilipalit o ginambay, sir, ba?
Mana murah yang suruh ni, wala tu, wala. Nah, by the time yang nak ni kamu baca tu, nak tu, nak. Wana tu, nak okay lah nama yang kita nak tu orang kita. Nah, esok kalau. So. Kuan tu serba. Nah, nama yang tu satu yang serba. Kenapa orang minta tu? Berbau. Oh, gimana sama nak pakai bau ngan lagi isteri lain? Ngadik najud ni mau makan. Ang cellphone niya mo na open? Open na mo yung cellphone. So dito sa cellphone, pagka-open mo ito, nakita niyo ang communication sa imong girlfriend o sa iyang bag-oron niya hinigugma? Okay, nakita na lang ko sila, sir. Kaupan naman ako niya sa baho. Pero ang inyong relasyon sa mani, on and off na daan ka na inyong relasyon? Okay, sir. Kanang okay lang kami, sir. Sato lang na kuha niya, wala ko yung oras nila ba? Mora yung nareklamo, anak, wala ko yung oras din. Narbaho, muna. Ano siya, ako siya, narbaho. Oo. Muna niya, anak ko. Okay. Ako, lahi mo na kuha niya mo. Agloti po, sir. Nana, nausta na lang rin siya. Ang gabi, ibilig mo. Ayon sa lawas. Di kaya, milig din. Tayo sa ilaha. Nalayo sa namuha. Dugura ko siya, sir. Dili din mo kada adlaw bisitaon, considering nga naapod mo yung anak, bisita kasi mong, mas bisita ka niya mo, bisita po ka sa bata. Sir, kung ganang weekday, sir, kaya di man masaya sa mong lawa, sir, kaya kung kada adlaw mo bisitaon, sir, kung gusto mo rin na, lain sa kaya kong lawa, sir, kaya mo gusto. Pero pariha raman ka mo nagtrabaho sa IT park? Ah, sige na, sir. Pariha man ka mo nagtrabaho sa IT park? Ha? IT park raman ka mo nagtrabaho pariha? Tanpa Ni dapat. Ah, sige lang. Ato lang respetaran na DJ Clint kung panita di na mo, Kwan. Basta nga ito, tantuyo, nga itong isang kuhaan sa iyong side. Aron nga mahibaw at tatanang institusyon na. Okay, sama ito. Salamat ni Budong, ha? Salamat kayo. Kapag hatag o parang si YHP. Karot, yamay na ngayo. Yamay na ngayo na rin pag sumtri sa Tony Rafael. Pasama na iya, mangho de DJ Clint, ka na mangho na ng maong lalaki. Ang sama na, naadiha ron, eh, Kwan? Na dere attorney Rafael. Oho. Ah. Mo na ini kwan. Mo na ini hangyo. Sila attorney Rafael, ato labo silang respetaran. Oh. Sila pod nga gusto no but at least no. Nakuha po nato ang habig sa maupod nga dinaspan attorney Rafael no kay magkasabot po ta sa iya pod na part nga di po nilalim attorney Rafael. Oh, di po lalim na, di po lalim na ni Jiclin. Dili may dili lalim na may gugma attorney Rafael oi. Oh. No. Ang paita na ba kay namo say anak ko no ta ug panalitan og inana gyud don dagka naka diferensyahe gyud nga dinigil mo balik ang babae nya iyang butang ang tarpulin DJ Clint lisod masagu kayo na ang ulaw ba nya alang pod for the sake sa bata na lang unta ba inara po bitaw sumao na attorney Rafael no ang nahitabo pod unya kini bitaw mga ina ni ako sang irritate kamay na nituyo ka ayo kay na natuwad na inong kadya sumao ni attorney Rafael no ang kini ni ang manginani bitaw no kay lisod manggo kay attorney Rafael kani mo lakbit ang tagamay ni attorney Rafael sa part manggod sa bata kana ba na ang luoy ba no sa mga partners sa mga couples karon nga nagpaminaw kun mahimo og do na pagay mga pamaagi nga mapangitaan pagyod og paagi aron nga maluwas bitaw ang part sa bata pod attorney Rafael pangitaan na lang gyud paagi pero kini pong yun ni attorney Rafael pod maayo ni mo na pong hulgaon ibutang og tarpulin pa. Oh, mao na attorney Rafael, kisa man koy wala maso, well, kisa man koy wa kasuway ug mahigugmang masakitan. Kita man sigurong tanan. Oh, nya sa dema masakitan ka mo move on lang yung ka, no? Mao ni ingon, mao ni gyud kanta attorney Rafael ka. Nabalitaan kong lagi ka raw tulala. Dinibdib mo aking pagkawala. Araw umiyak, lagi mo raw akong hinahanap.
Di panumarin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Nanginayang ang puso ko, kapiling ko'y lumaka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana, hindi na sana iniwan pa, iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Basta ngilingi ka. Dahil, gibaklaunan ka yung dekin gala niya eh. Tara, birahin na kayo. Oo. Tara, kapatid ka. Lima ang kana. Be. Kahilak, makahilak man lang po sa aliyo. Oo, makahilak. Be. Bati na mo, sige. Mali ako. Inaamin ko. Nasaktan ko ang puso mo. Iniwan lang walang dahilan. Sumama sa iba, hindi man lang ako nagpaalam. Di man lang nagpaalam. Nabalitaan kong lagi ka raw tulala. Dinibdib mo aking pagkawala. Lagi ka raw umiyak, lagi mo raw akong inahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Nanginayang ang puso ko, sa piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana, hindi na sana iniwan pa, iniwan ka ng isa at nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Ah. Sa kitan, dili man gid kuno tinuod ang sod sa imong doghan. Aha. Correct ka dyan. Maya sa man, basi, gusto ka patubago na ko si Quesos Minya. Para po ya kay Quesos Minya, kon mo hisgot tag mga hisgotanan sa dugma, layo ra gid tani ni Attorney Rufin. Layo ra gid, layo ra gid. Mga inani kabilidad. Ah. Nga una man is duyan na to. Oh. Oh, muna nga ngilngig kayo, ha? Ngilngig. Sige, balikan ta karon to town standby lang sa bank, may. Na Attorney Rufin, dili sa may kuan, ano niya atong gi sway na to pangutana po ang magsuon niya kaganina kay while nakatunga-tunga sa mga interview niya. Gi kuan man gikuhit man siyang igsuon ay pahunong sa interview. Kay matud pa ni Attorney Rufin makomplicate ko no. Sige na lamang. Ato lang po respetaran Attorney Rufin no. Ang gusto po nila. So at least nakapangayo ta o nakahatag po sila. Nakuha na to. Asa balikan, balikan ta kagamot to. Standby lang sa Clint. Balikan ta kagamot to. Maghinundong sa tigamay. Atong takna alas 9:46 na. Subukan na ang San Miguel Animal Healthcare V-Line para sa alagang baboy at manok, Multi-V, Pampalusok, Elec-V, Electrolyte Booster, Amoxil-V, laban sa impeksyon, Docta-V, kontra pneumonia, Para-V, para sa lagna, San Miguel Animal Healthcare V-Line. Subok na, abot kaya pa, must be prescribed by a veterinarian. Multivitamins is a generic name of Multi-V, Electrolyte is a generic name of Elec-V, Amoxicillin Trihydrate is a generic name of Amoxil-V, Doxycycline Hydrochloride is the generic name of Docta-V, Paracetamol is the generic name of Para-V. Subukan na ang Multi-V, Elec-V, Amoxil-V, Para-V at Doxa-V. Yan ang San Miguel Animal Healthcare V-Line. BMEG Vet Approved. Sigurado at abot kaya. We are Land Bank and we are here for you. We are Land Bank, helping make your dreams come true.
malinaw aron mo asenso sa lain-laing produkto og serbisyong hatod kaninyo sa Land Bank of the Philippines. At ang nasa Balitang Land Bank. Balitang Land Bank. Matang Martes alas 5:30 sa buntag sa RMN Stations Nationwide. Makita pud ni sa Facebook ug YouTube Live sa RMN Stations ug sa Signal TV Channel 309. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official Land Bank Facebook, Instagram ug YouTube account nga at Land Bank Official, at LBP_official sa Twitter, Land Bank sa Viber, o di kaha bisitaha ang official Land Bank website nga www.landbank.com. Panyawan Health Testimonies. Testimonya sa tinuod nga kaayuhan. Mahulagway na yung sa imong suso. Kanang breast cancer. Magkuan, magdugo. Oh, sakit. Ang ako mag-anak nga naado sila silingan nga breast cancer. Makabuto na ang ihan tutoy. Naayos sa panyawan. Gusuayan ako. Gusuayan ako. Mawa ang sakit. May nakaayos yun. Kaling panyawan. Nag-reduce siya sa kapsul. Maayog yun panyawan. Panyawan Herbal Capsule User Certified. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa alamang uri ng sakit. ACS Quarta Extravaganza. Iyan na ang tsansa ninyong makadaog sa daghang papremyo sa ACS Quarta Extravaganza. Over 3 million in prizes ang ibang hatag nationwide. Tax-free! Kada simana, sugod Setyembre, dunay kayong makadaog sa cash ug gift packs gikan sa ACS Manufacturing Corporation ug sa RMN ug IFM Stations nationwide. Aron makaapil, isulat lang sa usa ka limpyo nga papel ang inyong pangalan, address, contact number ug pirmahan. Inubanan sa tulo ka sachets sa Pride Powder 40 grams o usa ka pouch sa Pride Powder 500 grams, 1,000 grams o 2,000 grams o usa ka wrapper sa Pride Bar 370 grams o 380 grams o duha ka wrapper sa Pride Bar 95 grams. Isukip kini sa usa ka puti nga envelope. Isuwat sa gawas ang promo title ACS Quarta Extravaganza, ang pangalan sa produktong gigamit, ang promo week, o RMN o IFM station nga inyong salmutan. Mas daghang entries ang ipadala, mas dako ang higayon nga makataog. Deadline for submission of weekly entries is every Friday, 5 p.m. of the promo week. ACS Quarta Extravaganza 2023. Hatod sa RMN o IFM stations nationwide. Quarta Extravaganza. See posters and print ads for details. For more information, visit facebook.com/ACS Quarta Extravaganza and rmn.ph. Promo period is from September 16 to December 16, 2023. Per DOH, FDA, CCH, UHSRR, permit number 0753, series of 2023. Mga pare, Eddie Bong Plaza ni. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagabot sa maintenance, gusto na ko, risko ang baho. Sa akong mga panabo, maong ang pinakalindot, ang pinutos na silyado na isa ka kilong Enertone. Presko na isa kilong Enerton? Oo, kada kilo silyado para pirming presko. Sakto ang timpla, busa ang lawas sa panabong nako. Maintenance pa lang, makaprikon na. Thunderbird Enerton na may away o wala, pirming andam. Hi, this is Ivana. Gusto ng masarap na ulam pero di kayo ng budget? Mag 555 tuna! Bumigay ka na! It's the affordable 555 tuna! Tuna afritada, sisig, at spicy caldereta. From 28.45 pesos lang, SRP. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocese and Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Bani. Alas 9.51 na mga higala sa Banuban karon sa atong tulumanon kinyong tulumanon. Straight to the point! Atong balikan sa DJ Clint mga higala. Kinyanin, no, o panalitan magkabuwag na sports lang yun, sa untaman. Ang iyagong gihimo, wapag ito makalahos at itong interview ha, kung nasa itong hinahinay, pero naman, sige lang, ito lang respetaran. Ang iyagong gihimo, nakauyab sila, pagkauyab nila, nanganak sila, anak, 3 years old na gani ang bata. Wa niya pakasli, wa po niya gilibin inekin. Bisan na itong panalitan kung di sa karinig pagkasal, imula sa nang gilibin la sa diha, kaya magpaabot ta, magkakwarta ta, pagkasal ta. Or baka ha, kanan na ang, kay kwan, kay nanay ko, niya dako man kay siya gagugma maadto na sa lain gyud og dili na nimo kanon dili na nimo
Gapuson na DJ Clint. Nagmantog lain niya masayang naghihinayang na dahil ka di ay. Siguruan na og wala kay Clarex din ha. Nga kuhan nga og simba ko og maadto naglain nga di pag ka manghihinayang. Kay kinil ba ko nung babae baya dili ba na basta-basta yun niya mo desisyon o buwag ko nung indekin ha? Indekin galing niya sa Indaya Marisa Abadjes nagtabi sa newsroom tungod din yung sitwasyon na astas DJ Mikey o DJ Aiko. O di man ko no basta-basta yung tamo kigbuwag yun na babae, gos kung di naging mada ko no kasamang kay murag na ko naging ba? Gihimo na, taas pa kayo, pasinsya ko ng babae. Eh, mabita yung sulan na ko sa newsroom, nag-istorya sa diri nga, taas nga nagpasinsya ng babae, di man na basta-basta nga mo kuhan yun. Until nga, nagyod, putol nagyod, no? So nana na nga, kanang pasin mo yung baya po dahi nga, naana sa anak, nagkauyab siya na yung anak. Waran, igon ni suporta siya, suporta, wa mo pagkasal. Di ang babae na muna ho naman unsa man itong kalaki dani nya di pud mo live in nya di pud mo bisitag tarong kay layo ko nung ila oy so ang yung kanang ang babae ngita man sana nga kanang bisitaon sa nimo ang bata oga bisitaon po nang giagian sa bata. O yawa man bisita na ang babae nakahukom na lang gid kadugayan no basin og nakakuha na ng babae no. Taas magpasinsya pero anong yung siguro bada at mabalik ang DJ Clint, be? D-D-D-D-Y-H-P RMM Report. Oh, kumusta na DJ Clint? Sa may ang kalaki daron? Balik ta. Oh, balik ta, balik ta. Sa tawag ni Mutangan, Attorney Rafael sa may Guadalupe Police Station. O ni, mo ni Attorney Rafael, no? Clint, Clint, kanina ba sa atong interview? Ang iyang kuhan nga, nakauyab sila niya. Siya man mo nagway klaro sa good Clint? Matay ka, nagkauyab. Ikaw lagi ko, no? Kanang, baka ako nung sa paningin ang giingon sa babae, no? Nga mauna yung anak. Pasin na babae ba yan? Ingon ba si Inday Kendri, Inday Marisa, si DJ Mikey nga, taas kayo nung pasinsya babae ba? O niya, kaya lagi tagaan sa stanan nga pasinsya niya, wala yun, nakaingon ito babae, tingali nga, dinhin na lang kukut, o diri na lang kukutob, diri na lang ko taman. Dili na kumugukod. Sa taong kusog mo dagan kay kong digyo digyo buksan ay ay nalang ay nakog atika pero atikra. Pila naman lang guta kabuo karon nga mga buutan nga mga laki at Tornero. Buya. Pero Tornero Fel, isa na nga mga sitwasyon na Tornero Fel. Sa po yung ikatabag ni Tornero Fel. Like ni mga broken hearted at Tornero Fel. Mas gutan sa magini karon. Mas gutan tama na. Kanay nana, imog yung siguro ono kwa na gyud. Napanalitan ko kay Claro di alon. Niya, saan tama na? Kanang babae di alon. Kamove on naman na. Sports lang mo na lang. Dili po ni mong hulgaon. Kani mga lalaki na mino turon, ano yung sitwasyon, o magkabuwag, ayaw po hulgaan ang babae nga imong pahimuag tarpulin, o niya imong ikuan, ipakawawan ni mo, kaya usak kay gayon na doon naman mo'y pinagsamahan. Oo, ha? Ikaduha, for the sake sa bata na lang, ayaw lang ko na, inahan mga po na si mong anak. So ayaw na lang na uga pakawawin na sa iyo diha, no? O saan naman, dili na siya, di okay, wala na tayo mahim sa na DJ Clint. O iba sa pagkausawang kanta ni mo nga, mubalik ako. Kanimo. Oh, nya ang babae ni tubag na babae nga. Wa na oi, it's too late to start pretending. Pero na magingon Attorney Rafael nga. Ah. I'd rather have bad times with you. Oh. Na 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 with someone else. Bahala ko nung magkuhan Attorney Rafael, bahala ko nung ugoan. Bala ko nung bad times mo sa kauban ni mo. Panya, imong balikon dito, imong inyo niya, bakit di pagbigyang muli ang ating pagmamahalan? Pasa na kanta, Clint? I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I don't wanna let you down. I wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore.
O niya, sa patubagon ako si Kwan, si DJ, si kasamang Kesos Minya, ha? Mahilig naman ni Bon Jovi, katong, please forgive me. Na 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 na. Kasamang Kesos Minya, mabita na Attorney Rafael, nga ganahan, yung Attorney Rafael, nga ka na magkuyog, damagdahin na si kasamang Kesos Minya. Naagyod, o. Kompleto, si Ricardo, ni. Kompleto. Bagbahin sa gugma. Manudlo bahin sa gugma. Kompleto gyud kayo. Andam-andam sa para sa adlaw sa Sabado pohon nga makig video kill bago tos Tisoy Tisay. Si Tisoy og Tisay nang imbitar ni Attorney Rafael. Oh. Video kay pasigur ko ginan nga siguro alag dala si DJ Clint Aiko mangantahay kini taga news puros mo ni mangantahay og si kasamang Kesos Minya. Tawa na Attorney Rafael na so subo man nga pamalandongon ini tawo nila karon Attorney Rafael nga nanagot sila anak niya saan magyo dili pud ta maka buot sa desisyon pud sa babae Attorney Rafael silang kining ato ang kinabuhi Attorney Rafael di magini nato matag na unya dayon do naman tagi ingon nga change is the only constant thing in this world magid Attorney Rafael pasag nila nga mausab ang panahon or niya pasin pa di ay do usahay Attorney Rafael do naman tagi ingon nga usahay kinanglan nga doon natay putlon aron naapatay sumpayon. Kanya, kanang kwan yun, diskartihon na ganit, tinaro nga diskarti. O, nga, di gani, mada, disiklin, sa pasinsya, pero mada pa gani, tinaro nga lang yun, di lang yun saktan o gana mga hulga-hulga po. Kay, kung may ayos sa nainana, no? Tinood mag-una tayo ng referral, tinood yun, like, for example, ang babae, kana na ang nireklamo, wa na ganahi, kana bang nibuto na, tungod sa imuha bang, wala ka wala sa makauyon sa imuha o niya ug musaad kang magbago kinala imo pa ning kamutan nga ipakita niya nga nagbago gyud ka walk the talk kang ilngi niya karon na nagbago na gyud ka niya wa na gyud pud noon siya Attorney Rafael nga musahay you will be counting the stars while losing the moon inana maginang kinabuhi ang atoa lang padayon lang ta. Ogun sa ato ang mga angayng buhaton o gimuon pa sa itong kinabuhi. Oh, mga gina-importante, DJ Clint. Kasi ano yung mga problema sa gugma at ito lang ka sa Dear Kuya Paul o ang suliran sa gugma? O di gani ato ka sa Dear IFM, ha? O niya, o di gani madala o Dear IFM o suliran sa gugma, ato mo ni kasamang Aida de la Cruz Tampos o ni kasamang RV Veloso sa ito ang DYHP Sumbunganan o kasamang Binti tanghiya. Di bitaw lalim po na DJ Clint, no? Kana mga problema yun na nga kana na karon dako yung kuana ni no iyang ipapriso oh sabi to koy amigo Attorney Rafael kana bang bago pa siyang gibuwagan Attorney Rafael siyang uyab kung ano man ka nga sumay mong buhato na ni sa babae hilakan kon sa man sa babae hilakan pagkamatian. Dili lalim ay dili gid lalim bitaw nito Attorney Rafael kana masakitan labi nag kana samad sa kasing-kasing Attorney Rafael so mao na samad nga parang pagkadugayang maayo dugay gyud tinuod ay so bisag kapila pa ka alam-alamis panahon pero muabot yung panahon nga mahinuktok ka paita saya nga sakita kay inyo na maka alam-alaman ka nga kanang ay na may daghan nagkarsunes amay na daghan nagsayal ana pero mura man kag makuan yun na naging nga Attorney Rafael nga dili ka pangandakan dili ka pangandakan sayo na nang istoryahon nga naay daghan nagkarsunes na daghan nagsayal pero sa tinuray dili ginalalim DJ Clint. Mau butter ne? Mau morba og yun. O tananas DJ Mikey. Ito apod nga ulahin nga paghulagway Attorney Rafael. Ikan po diri sa may Guadalupe Police Station o niya sa mga naminaw ron nga mga magtiayon, mga pamilya. Kana na ang paningkamuti nga dunay mga problema sa pagpuyo mapangitag pagi nga masulbad aron imo lang yun ang oh nya ubanan sa pagampo DJ Clint da ubanan sa kanya maka move on ka ari kas mga barkada nimo kana si DJ Mikey DJ Boyke DJ Aiko Mikey mo tambag ana kinalang gyud ka nga dili mo iloo may problema kinalang ka mo sulti ka na kay mga barkada circle friends mo makatabang na nimo kay kung wala ka na basin nga hinog magkakanta katong nangandoy matapos na lang ang tanan. Ayang nahunlak Attorney Rafael. Nahunlak oh. Balang nahunlak na himaya diha pero kon lang gyud ning kamot gyud ka diha nga. Ana magina. Wa ta kay bawde ay maabot ka mga adlaw Attorney Rafael, ligmata nimo usa ka buntag ni ana.
Pagkamgo di ito ni Rafael Mingong din. Ah, balikan ko tuloy. Hmm. Sige, oy. Ah, sige, oy. Oy, tinodanay. Ay, nako, pagkanindot sa kabuntagon, nga puno os dayandaya lang ato ang palibot. Ay. Hmm. Oh, saon taman. Sige na lang to siya, DJ Clint. Nakakahimo siya sa pagkuha na to, no? Mat- Uwa pa to, masakpe. Ang tarpulin mo, delikado. Gito, mabita ito. Kinanam kong tarpulin. Ready na, God? Uy, na. Pila kadaghan na. Pwede na ang pagkadali ang magpaprint o tarpulin doon na to ni Rofil. Mm. Pwede ni mo gimuon rong mga orasa. Inigtaw-taw na pila ka minutos. Pwede na ni mo nang ipaprint. Pero grabe, nawa po yung nakatambagin niya, DJ Clint. O katang, ang katuntag, nagprint sa tarpulin ba? Makatambag niya nga ilang sa ni Sir Oy, di man yung maaya, sir. Oh, balta mga barkada panalitan. Naki barkada ang manana. Imong matambagan nga ayaw na dong oi kay bisag for the sake na lang sa inyong anak mawawa na inyong kuan na kagani na attorney ro atong isoy na tong pangutana no atong ipangutana kon ngano gid nga nabuhat to niya nga maong nga plano nga ihang paprintahan og tarpulin o niya nagtuo ba siya nga maotoy makapabalik gyud sa babae nga to niya pero nagdumili naman sa attorney ro fil hilak sa attorney ro fil na dayong dagan dito sa sa silda. Kaluoy po din taon. Kaluoy po din taon. Listo ba kayo nga? Nga nung ipapintap doon tarpulin? Akong gisuporta lang kaya mudagag iski chairman. Kuma namang eleksyon? Oh, pastilan. Ay, nako. Sige lang. Ito din paboto ng update. Tinigamang kaso at 3D Rofin, no? O niya... Karon ang kuhan dito ang... uban pa mga detalya ni Attorney Rofin. Ito ang manggit sa buhatan sa... Regional Anti-Cybercrime Unit kon RACO 7 o niya itong panikamutan ni Attorney Rofil nga makuha po na ito ang kompleto detalye din nga mausab nga pangitabo Attorney Rofil. Basin o gakuan, sama na pasaka ng kaso diha sa itong kapulisan o ipasaka pa lang nila ang kaso? Ipasaka pa lang Attorney Rofil, wala pa gini makuha na Attorney Rofil. Oh, so ang babae po sa part sa babae, sakit na siyang part kasama ng DJ Clint nga i-blackmail po siya mo na nakahimo na po siya ani iya pong ipapriso kasi mga po siguro pa sa ilo na niya iyang konsensyahon babae nga ipapriso ba din mo ang amahan sa imong anak ah makaako ba ang babae paghimo ana indekin ipapriso ni mo ang amahan sa imong anak kung i-blackmail sige gano pasig po si paita og magkuan na po og magdaot na po sa imong kadungganan na siguro Attorney Rafael at po ta kay bogi lugon sa po ikuan kay bisag kinsa po siguro no ipabuhat ang dramas kuan di HP Attorney Rafael. Pasukan tani ni kasamang pangkoy Esparis. Ginapo sa tanlag. Ay, nana. Ang babae, lalaki, luyo sa tarpulin. Sige, ay. Okay. Sige, so, mata ito ni Rofi lang. Ito apod kapag kuha ni ng update. Hindi ka ba ang lalaki usab nga matod pa plano nga magbutang og tarpulin. Gumikan kay gusto niya, nabalikan siya siyang hinigugma. So, ginarukan na lang live. Ikan diri mismo sa Guadalupe Police Station. Kininyong radyo man, inyong idol. Idol Clint sa DYHP Guy FM, Tatak Armen. Salamat. Na DJ Clint, nantako sa imong report. So, muna may higalay sitwasyon karon o niya pasakaan isang kaso na karon mga higala under Article 286 sa itong revised penal code, ang grave coercion, matod pa itong kapulisan o pasakaan sa Bausi, no violence against sa women and their children, mga sugid tigpaminaw. Gumikan ining maong sitwasyon o pasakaan pa yun o kaso may gala sa Cybercrime Prevention Act, mga sukit di Babinaw, under Republic Act, kininiang 10175. Sus, magbaga ba o daghang-daghang kaso ning kalakiha ron? Sus, sao naman lang ning kalakiha may gala. Okay, so wala naman tayong ura siguro day. Ato lang ipa, kwa na lang unya siguro ang uban pa na ito ang mga reports. Okay, anak lang siguro mahigala. Tapos ay padangat si kasamang Lailin Rabanes at Agadas B. Kaya di sa tamalimot mahigala nga doon na tayo pasuriso karon og pabugas nining mga orasa. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar sa kanunay DYHP number 1. Nastuloy niya karon si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin. DYHP RMM Report. Yes, Lin. Lailin. Okay, naputol. Nag-print on Tastar Pulinday, yato itong itambagan sa nota nga, ayaw lang mo anay-anay si Roy. Ayaw lang mo inanay, kay kanang imo po nang hinigugma sa una, o niya doon na po mo yung anak, no?
imo din pakaawa ng inahan man na si mong anak, no? Bahala na lang kung kanang nag-away mo for the sake na sa bata na lang, no? Sura ning kuno. Mawad-an siguro ka sa kuanday, no? Wala kita lang nga, digig ka mag-inusara. Digig ka mag-kwan. Mo dangop ka o mga magkatambag ni mo. Eh, kung magkatambag ni mo diha, magtuom lang kagsakto ng imong gihimo da karon ka sa mangke. So, lisod na. Nagnahinay ka niya itong bitay dito, dito sa IT Park, laban niya ibitay. Kung ibitay, unta mga sukit di paminaw, pastilan. O dito sa balay po, mga higala sa gymnasium na dool sa ilang balay, sa babay. Foul po kayo na inana, foul rasad. Atong balikan si Lailin dahil, nanas itong linya. Yes, kasama ang Lailin, kumusta diha? D-D-D-D-Y-H-P RMM Report. Mayong bundag kasama ang regiment na Tony Rafael, balik diri sa Cebu City South District. Dinlain ang sabong maswerte, makadawat sa itong mapalipay nga bugas o chorizo. Easy pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Carmen Meloria, Leonila Balmoria, Alberto Kimson, Alma Fajardo, Ognilia Inting. Juicy Boss Kihayo kasamang Julius Balilo Gaidubi sa 93.9 IFM. Kinisi kasamang Laylin Darabanis Arigadas, DYHP Tatak, RMN. YHP number one. Kani ako o karun, DYHP lagi hain. Wadag ko oras mga higala. Salamat Lailin Rabanes Arigada sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa research department. Salamat sa mga nasakpan. Anaminos, DYHP busa nagalawat ng mga pahalipay gikan sa atong Sibianan. Sangan sa kinitibukang puwersa sa DYHP. RMN Cebu atong studio technical partner kanamutaga. Kasamang Quezos Minas sa transmitter sites. Kasamang Jerome Yap. Dito news department usab. Inday Ken Galinia. Inday Marisa Abadies. Inday Aida Tampos. Nabaganta ni kasamang NEMS Ken Yunes. At ang iusab ang Street to the Point Evening Edition naman ni kasamang Attorney Buen Alguno Onyang Gabi. At ang iusab ang Sincerely Ate Arlene. Alas 9 ito sa Jess Antak na sa kagabion. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Panamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos. Mayong Buntag Pilipinas. Tatak RMN. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.